cat on a spotlight and drowning in misery. But she found me crazy dancing in the midst of a crazy world. She might be thinking I am crazy, I am crazy. Run away, oh, run away. I wanna get away. How crazy, crazy, crazy love can find its way. He's into her. She's a force you can't deny. Found her crazy dancing in the midst of a crazy world. I can't stop thinking, I go crazy, I go crazy. Run away, oh, run away. I wanna get away. How crazy, crazy, crazy love can find its way. I think I'm into her. There will never ever be like this girl. Say it's into her. Can't stop thinking about her.
can't stop thinking about her. Can't stop thinking about her. Can't stop. Can't Let's stop. Go. Of a crazy world, I can't stop thinking. I go crazy. Run away, oh, run away. I wanna get away. How crazy, crazy, crazy love can find its way. He's in love. There will never ever be like this, girl. There will never gonna be. Something about her will leave you mesmerized. Yeah. Can't just ignore her, look into her eyes. Hypnotized, she's a force you can't deny. Found her crazy dancing in the midst of a crazy world. I can't stop thinking, I go crazy. Run away, oh, run away. I wanna get away. How crazy, crazy, crazy love can find its way. I think I'm into her. There will never ever be like this, girl. Says it's into her. I don't know how long I'll hide this love, girl. And when the stars align, something magic happens that's divine. They say it's into her. Yeah, I'm into her. Looking for a place to make me feel secure. Cause I'm a trapped cat on a spotlight and drowning in misery. But she found me crazy dancing in the midst of a crazy world. She might be thinking I am crazy. Run away, oh, run away. I wanna get away. How crazy, crazy, crazy love can find its way. He's into her. I go crazy. Run away, oh, run away. I wanna get away. How crazy, crazy, crazy love can find its way. He's into her. There will never ever be like this, girl. There will never gonna be. They say I'm into her. I don't know how long I'll hide this, oh, girl.
She's something else, something magical. Something about her will leave you mesmerized. Yeah. Can't just ignore her, look into her eyes. Hypnotized, she's a force you can't deny. Found her crazy dancing in the midst of a crazy world. I can't stop thinking, I go crazy. Run away, oh run away, I wanna get away. How crazy, crazy, crazy love can find its way. I think I'm into her. There will never ever be like this, girl. Yes, I am. I'm ready. Yes, I am born ready. Ready. Yes, I'm ready. Hey, yep. Yes, I'm ready. Ah, ngayon na ba yun? I'm into reading books. I'm into reading. I'm into books right now. TikTok. Sa pag-makeup po ako sa ngayon. I'm into creating content. BTS. Mindfulness. Boxing. Electric guitars. K-drama. So who are you into? Her. This May 30, opening na ng classes! ABS-CBN Entertainment and I Want TFC from Star Cinema Productions. We proudly present the adaptation of the best-selling teen romance novel that captured the hearts of Filipinos. Nag-start po ako sa Wattpad noong 2012. And luckily po, nakilala yung unang story ko, which is yung His Into Her po. Hindi ko kasi talaga inaasahan yung support. He's Into Her. He's Into Her, tungkol siya kay Mac na bagong salta sa Manila. She's the kind of person who will always be herself. She's also a fierce protector of the weak. So papasok siya dito sa mundo ng Benison pag nakita niya na tong si Dave, no, who is the alpha in the school. Pagtatanggol niya ang mga tao sa school na yon. Ba't ganyan ka trumato ng tao? Ang yabang-yabang mo, no? Stay out of my sight. And so by standing up to Dave, no, si Dave naku-curious, bakit tong babaeng to hindi natatakot sa akin? And the more na nakikilala ni Dave si Max, the more he develops this kind of begrudging respect for her, will this respect eventually turn into love. Under the direction of Chad V. Vidanes. As a new director, I was excited to work with these new artists kasi we were all eager to learn and grow and very passionate. It's a pleasure to help build these new artists and to bring life to this novel which has massive following. Starring the newest love team to watch for. Get ready to fall in love. Donnie Pangilinan. Si Dave Lauren Rile dito sa His Enter. He is the leader of Alpha 3. He just wants to make sure he's the one who leads everything. Si Max, naturally I would be like, okay, I want to change this girl. The opposite happens and she ends up influencing me instead. And Belle Mariano. I play the role of Max. Siya siyang maangas, palaban. First time she meets Dave, hindi na sila magkasundo. Madi-discover niya ang love. How enemies turn into lovers. The future will also become brighter sa pagdating ng newest barkada, Vivory.
Ako po dito si Isai, outcast siya. Doon siya nabibelong sa mga nerds! Jeremiah Lisbo. Ang pangalan ng character ko, Randall Chavez. Team captain ng South Bay Sharks, rival ng school ng Benson, which is doon team captain si Dave. Nagkaribal din kami sa pag-ibig. Kaori Oinuma. Ako yung gaganap na Michi Cotaranza. Siya yung mas demure sa kanilang magkakaibigan. Crush niya si Tob, si Tob Yanay. Riz Miguel. Ako po si Tob Yanay, ako isa sa Alpha 3. Yung partner ko dito ay si Michiko. Joao Constancia. I'll be playing Leroy Gozon. I am one of the Alpha 3. He's a very chill guy lang. Krizata! I'm playing Zarnai Marquesa. Kahit na playful siya, kahit na marami siyang sinasabi, talkative, yung care niya talaga is sobrang deep. Melissa Jimenez! My character for his Into Her, pangalan niya L. He's very, very protective and feisty when it comes to her friends and family. Sophie Reyes! Ang character ko dito ay si Amy. And she's into Dave. Jello Marquez. Third po kasi hindi po ng character na sobrang funny and sobrang lakas po talaga mabwisit. At ang mga kaibigan ko po dito ay si Dave, si Lee, si Tog. Ashley Del Mundo. Ako dito si Chloe. Chloe is part of the Mean Girls. The only person na who listens to her is Lord, si Jello. Dahlia Varde. Hi everyone. Ang character ko dito ay si Kimenea Gozon and she's into makeup. Limer Veloso. Hi everyone! Ang character ko po dito ay si Gavin Migs Agripa and he's into leading the students of Benison International School. From books to TV, we'll be into this phenomenal story of love and friendship. Noong 2014, lumapit sa amin ang head ng Precious Pages. Sabi niya, tingnan niyo to, sobrang kilig to, ang daming nagbabasa nito, maganda tong gawing pelikula kaya TV series. Eventually, na-bring up ulit na parang, anong gagawin natin dun sa He's Into Her? So we had several auditions, four or five rounds of audition, no? And chemistry tests. And then after that, sinabi namin kay Maxine. And we are so happy that Maxine has supported our decision with these young actors. Sa case ko po kasi, before pa lang ako mag-sign sa ABS-CBN, nagkaroon na po kami ng brainstorming na ipaliwanag nila sa akin ng maayos na may mga bagay na pwede sa libro na hindi siya pwedeng ipalabas either sa TV or sa cinema, ganyan. And there are things we had to do away with, no? There are things that we had to change para mas mag-work siya better as a TV series. Ang niretain natin is yung essence ng character. At tuloy-tuloy ang bonding sa likod at harap ng camera. Sobrang thankful ko po na nabigyan ako ng chance dito sa project na to. Pero syempre, hindi mo mawawala yung pressure, yung kaba. And I think for me, that's normal. Kasi like, naniniwala ako na pag pressured ka or pagkabado ka, it only means na passionate ka and may pakika sa ginagawa. Super duper bait ni Direk Chad, as in, lahat kami tinutulungan niya. Ako, hala, naiyak ako, Direk Chad! Direk Chad kasi! And he's just there, you know, all throughout everything. Even if we're not shooting, alam mo yun, nandun pa rin siya. Lahat ng scenes na ginagawa namin, he really guides us. Tropa kayo at naniniwala siya sa'yo. Yung pagkikare niya sa amin, sobrang parang anak niya na talaga kami, na gusto niya kami tulungan, na para mapaganda yung series, ganyan. Sobrang sarap katrabaho ni Direk Chad. You know, he always guides us with what we have to do. He's gonna tell. Ready kami. He makes everyone so comfortable sa set. You know, he's always saying whenever you all have questions or anything about the script, you can text him personally kahit anong oras yan. Ang laking bagay ng na-build nilang off-cam relationship. Diba? It really reflected on kami. Sobrang pagdating kasi nila sa set, pag mag-take na, alam mo yun, na parang very natural and very genuine sila eh. I'm just thankful and blessed that I got to spend time with this cast and that sila yung mga napili kasi I feel like I was brought back to high school. Nag-bond talaga kami lahat, as in kami, eh parang isang malaki kaming grupo sa high school. Dahil nga nagka-bond kami off-cam, parang mas nagiging
natural na din yung chemistry namin on screen. Sobrang good environment siya. Kasi lahat kami magkaka-vibes. To be honest, I've never felt left out with them. Our personalities just click so well. So, parang hindi na nga siya friendship eh. Parang family nga siya. As in, natatakbuhan namin yung isa't isa kapag may problema. Masasabi ko lang sa chemistry ng Dondel. Hanep talaga. That when they told me that Belle was the one I was going to be working with, I was excited because I could see, like, from that screen test already, na may potential, and like, there's already something that can come out of this that I'm sure the fans will like. Natutuwa ako na nagiging effective yung pairing namin ni Don. Pag may mga scenes kaming kilig, I can't deny, talagang kinikilig ako. Di ko mararating yung kilig na gusto kong marating sa viewers kapag hindi rin ako kinikilig. Every Sunday, we'll be into them. People will be into this series kasi, syempre, it's something fresh. Matagal-tagal na rin tayo hindi nagkakaroon ng teen series eh. This is going to be a break from everything that's happening now, especially this pandemic. It's a story about redemption, it's a story about transformation, di ba? Yung the power of love, the miracle of love, that's what we continue on in the series. That's what we take from the book. Na mamahalin nilang isa't isa kahit pa hindi ito yung taong inakala nilang mamahalin nila or magugustuhan nila. Sana po ay abangan ninyo ang magandang series na to. He's into her. And I hope mapasaya namin kayo despite of all the problems of the Philippines. It's a brave story about these new generations who are gonna face the ever-changing world. Ayun po, marami po kayo matututunan. Sana dito mapagaan namin kayo, mapagaan namin ang loob nyo sa gate ng panahon na kinakaharap natin. I just have to say na it's worth the wait. Sana mag-enjoy talaga kayo sa He's Into Her. Panoorin niyo po ang He's Into Her this May. I'm so excited for you guys to see it. He's Into Her premieres this May 30 Sunday on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z Channel 11. And see it first this May 28 on I Want TFC. Well, this is it, ladies and gentlemen, boys and girls, Kapamilya all over the world. We are coming to you live via the official YouTube of ABS Star Cinema and the official Facebook pages of Star Cinema and I Want TFC. And I have to say, the comment section is just getting crazy. Ang tindi ninyo, guys. Maraming salamat. And don't worry, hindi ko kayo bibigyan ng bank accounts ngayon. Let me just put this out. But thank you so much for being here as we get to know more about this big project, the characters, the cast. And I know you guys have been waiting for this for the longest time. Ang tanong, Kapamilya, game ka na bang kiligin? Game na game na. Ako po si Robbie Domingo and I welcome you to the General Assembly of He's Into Her. Yeah, alam ko kanina pa kayo handa sa mga kaganapan. So I invite you to sit back, relax, and enjoy as you keep on tweeting and making our official hashtag trend. It's hashtag HIH General Assembly. Ako bahala sa inyo. Don't worry, gumana ang prayer circle. Okay, we have seen some teasers, some snippets, and kanina lang, the making of He's Into Her. And let me just remind you, this project, grabe no, three of the biggest content creators came together para sa napakagandang proyekto na ito. Imagine, there's I Want TFC, ABS-CBN Entertainment, and Star Cinema over a year in the making, which will run for 10 episodes. At grabe no, personally, it's a series shot like a movie, so you know the quality is there. It stars Reese Miguel, we got Kauri, Oinuma, Joao, Constancia, Chris Zata, Jeremiah Lisbo, we got Vivory, Melissa Jimenez, Sophie Reyes, Limer Veloso, Jello Marquez, Dalia Varde, we got Ashley Del Mundo, and Downey Pangilinan and Bel Mariano. Directed by Direk Chad V. Villanes. Ang sarap sabihin nun. Dati, schoolmate ko lang yan si Chad eh. Mga 5 years older than me. Pero ngayon, director na. Galing.
So, mapapanood po natin to on May 28 on I Want TFC. See it first right there so you know what to do. Download the I Want TFC app right now para maging updated. And 2 days after, on May 30, mapapanood po natin yan sa Kapamilya Online Live, sa Kapamilya Channel, and A to Z Channel 11. And nakikita ko sa gilid dito sa ating virtual arena, we got a plethora of our friends from the media, entertainment bloggers, our press. I'll be calling you guys in shortly, but right now, let's get the ball rolling as we introduce the maker of this magnificent franchise. Ladies and gentlemen, please welcome, kinikilig pa rin ako, the one and only Miss Maxine Gigi! Hello! Hi! Long Hi. Time no Hi, see! Hi everyone! Yeah, long time no see! Okay, quick Max, how are you feeling right now? Sobrang kabado pero sobrang excited din kasi yung the making sobrang ganda. Dun pa lang. I know, we have been talking about this before or we talked about this during our vlogs and now... Yes. Ito na siya. Adami mga katanungan patungkol sa He's Into Her. So later on, we'll be asking those questions. Okay? Thank you so much, Max. And we've got the brains behind the Four Sisters franchise, A Love Story, One More Chance, A Second Chance, at marami pang iba, the head writer of He's Into Her, Miss Vanessa Valdez. Miss Van! Hi! Good afternoon. Hello! Hi, Rob. Nice to see you here. Nice to see you, ma'am. I promise, yung mga jokes po natin mamaya na lang doon sa isang chat room, no? But you wanna say hi sa lahat ng mga kapamilya natin? Everyone who's watching now, and then special hello to the fans. Alam pong matagal na nang katutok at nag-type They're going crazy right now, Miss Van. Maraming salamat. And of course, the captain of the ship, Direct Chad V. Vedanes. Hello, good afternoon po. Direct Chad. Yeah. Kita, dati, nung grade school ako, college na po kayo. Oh, talaga. Parang baliktad, Robby, ah. Baliktad nga. But ang dami natin mga katanungan, syempre, regarding the technicalities of the whole program, kung paano nyo nga ba nakatrabaho, or how the experience was para dito sa He's Into Her. Pero before that one, you wanna say hi sa lahat ng mga kapamilya natin? Yeah, magandang hapon po sa lahat na nanonood, sa mga fans po ni Miss Max, ng He's Into Her, ng cast. Maraming salamat po sa never-ending support and sa patience. Ayun po, sana mapasaya po namin kayo sa napagandang kwento na to. And sana may inspire din namin kayo sa lessons ng journey ng bawat character. And syempre may love sa mga bagong love teams and also sa bawat characters natin. Ako nga lang, umpisa pa lang. Direct Chad, nain love na ako sa'yo eh. No. Stop it, okay? Okay, later on, marami tayong mga tanong from the press, of course, para sa ating big three, no? Pero in every story, there are different roles and elements which are really vital to paint and create a beautiful picture. Now, let's get to meet our characters. And first up, let's have our wingmen, Jello Marquez and Limer Veloso. Hello po, mga... Hello po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hello po. Magandang hapon po mga kapamilya. Ako po si Limer Veloso. Ayan, ang gaganap na Gavin Migs Agripa. Miko. At ako naman po si Jello Marquez. Ako po ang gaganap bilang Lord. Ayan. Alright. Jello, parang ano ah, nakapundar ka ng matindi dito sa He's Into Her. Ah. Grabe yung gold dito ah. Okay, let's talk about that one later. And syempre makasabi rin natin yung quote-unquote, the mean girls of this university, Ashley Del Mundo, Dalia Varde, Sophie Reyes, and Melissa Jimenez. Hello po. Hello, Melissa. Okay, let's start with, I think Melissa could go first and greet the audience. Hello po. Ako po si Melissa Jimenez. I will be playing El po. Sophie? Hi everyone, hi Kapamilya, thank you so much for watching. We're so happy to be here. I'm Sophie Reyes and I'll be playing Amy.
aiming right there. Dahlia? Hi po, ako po si Dahlia Varde. Thank you so much for having me, and I'll be playing Kim Gozon. Okay, Kim is right there. Ashley? Hi, I'm Ashley Dalmundan. I'm playing Chloe Gomez. Oh, nice to see you right here, Ashley. Nice to see you, Kuya. At least not Tito, no? Okay, we got the love team in our story. Joao and Krizza. Hello, everyone. Yo, Joao. Oh, yeah, hi, Pa. There. Okay, ito na naman gagawin natin. Kakapit na naman tayo sa ating mga upuan. Krizza, can you say hi to everyone? Hi po! Sorry. Yeah, no problem. Of course, so happy. And this is actually the beauty of virtual press cons these days. No? Kasama yan. Okay, marami tayong tanong. Joel, I love your jacket. Ah. Thank you. Thank you, Kuya Robby. Okay. Salamat. And si Krizza, happy birthday to you. Sorry po. Kaya naman pa gustong sabihin yan eh. Kaya naman pa gustong sabihin yan. But, mukha po bang birthday ko? Sorry. Every day, of course. Because it's a celebration of love and courage. Ano lang na for he's into her. Are you in love right now? Ako po? Hindi, si Maxine. Nakakabigla po yung mga questions. Mamaya, sige, ihihinto muna natin yan. As we get to talk to our rising stars, Kaori, we got Reese, Jeremiah, and Vivory. Hello, Kuya Robby. Hello, everyone. Magandang hapon po. Magandang hapon po, mga kapamilya. Grabe yung rice artist natin, sobrang blooming, ha? Okay. Ay, kami lang to, Kuya Robby. Ano ka ba? Tama na to. Okay. And of course, ang gaganap na Max and Dave sa ating He's Into Her. Ihandaan nyo na yung mga kilig bones nyo dahil narito na ang Don Bell, Donnie Pangilinan, and Bell Mariano. Hello, Kuya Robby. Hello sa lahat ng nanonood sa atin. Hello rin sa vloggers, press, and media. Thank you for... Bell? Vlog ba? Gusto ko sabihin na nawawala si Bell, pero hindi po siya nawawala na kay Donnie po. Donnie! Okay. Kuya Robs! Oh. Ewan ko nung nakita na grabe. It's such an honor to be with a veteran. Thank you so much for being here. Kasar ka. But Donnie, you wanna say hi sa ating mga pamilya? Bell, na nabati na yung mga friends natin from the media, the press. Yes, of course. To everyone watching, hello. Thank you so much for tuning in. I know you guys have been waiting for so long, been tweeting for so long, trending for so long. We're all here. We're ready to face your questions, to just talk about the show, and let's do this! I'm excited. Can I mention Donnie? Nag-message po sa akin si Donnie sa dito sa direct message area sa ating chat room. Robs, wag mo na itanong yung ano, isang question na ganito. Tatanong ko, bro. Tanda ka. Eh, wala akong sinabing ganun, ha? Mamaya, ititweet ko po. Huwag kayong mag-alala. Pero sa lahat ng mga kapamilya po natin, mga biggest fans of He's Into Her, alam kong matagal yun ang hinihintay ito. And actually, this is the very first time we'll be releasing this. Ladies and gentlemen, feast your eyes on the official trailer of He's Into Her. Watch this. Sobrang ganda. Naiyak ako. Is it showing right now? Yep, not yet. Okay. Kumusta ka naman, Robby? I'm good. Good, Direk. Are we... Oh, okay. Sige. Yun nga eh. We're waiting for that one to air. Baka mamaya later on. Maybe you can help us make that one trend by tweeting
or using the official hashtag He's Into Her trailer. So that's the official trailer para sa ating gargantuan project. Grabe, nilalabas ko na yung mga big words. Kinakabahan ako pag nag-stretch ako. But this time, I just want to say thank you sa lahat ng mga kasama natin, to the cast, to the director, to our writers, and the maker of this wonderful project. Donnie, natatawa ka. Simulan na natin ang ating Q&A dito. And I think the first one who would be asking questions would be James Miguel of Showbiz Ganap. Okay? Gusto kong sabihin na maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya natin na nag-tweet ng HIH General Assembly and Dawn Bell, He's Into Her trailer. Thank you. Hi po, good afternoon. Hi James Miguel. Okay, just a quick reminder to all of our kapamilya, sa ating mga friends dito sa media. Is it okay if we limit the questions to two? Para mas magkaroon ng chance yung mga kapamilya nating iba. All right, James Miguel. Okay, I love your first question po. Max, pangarap ng mama mo, hindi ko makapag-aaral ka sa magandang eskwelahan. Tandaan mo ang matapang umiiyak. Pero hindi nagpapasinda. Hi Max! Nice to meet you and welcome to our school. She's the new girl. Dito kasi sa Benton, may kanda-kanya silang grupo basta mga trip nila sa buhay. Pero ang pinakasikat sa lahat, ang Alpha 3! Oh my God! Sobrang perfect nila! And he's Mr. Popular! Where the hell did you get these photos? Delete them. Same story! Ay, gusto mo ka ano na lang yun ah! Ba't ganyan ka tumato ng tao? Ang yabang-yabang mo, no? Stay out of my sight. Alam mo, natatakot ako sa'yo? Siga ka. Masiga ako. She's something else, something one of the universe next. I'm only interested in giving her hell and getting some amusement out of it. Nung nakakalig doon sa pangit na buwisit na yung dreamer niyo, sa sobrang sama na ugali niya, kaya niya buksan yung inferno. Mr. Enrile, Miss Del Valle! I think I'm this man. The days become brighter with your new barkada. May bagong love teams tayong ipa-follow! Do you like it? I like you. Can I take you out? Your order. Huy, nasa work tayo. Wala tayo sa date. Ako na gagawa lahat. Baka ipayaman na naman ako, ah! Sabayan mo umalis. Do you wanna spend more time with me? Can your basher be your forever? He's into her. Tuguro ba ipis sa buhok mo? Hindi ako takot sa ipis, no? Lindol! Hindi ako takot sa lindol. Sa akin. Takot ka? Asa ka. Ang adaptation ng best-selling teen romance novel, He's Into Her. Ba't ang gwapo mo? Ano sabi mo? Ang gwapo ko? Bingi, sabi ko, ang gago mo. Directed by Chad V. Vidales. Premieres this May 30 and see first on I Want TFC. Trailer. And yan naman ay ilalabas po natin sa official social media accounts ng ABS-CBN Star Cinema. Maraming salamat. I know we got James Miguel of Showbiz Ganap kanina dito. But before we have him ask questions, let me throw in the first question. After seeing that magnificent trailer, si Direk Chad natutuwa na eh. And this question will be directed para kay Don Bell mismo. Donnie and Bell, you know, lots of people have been saying because of this project, bagay kayong dalawa, ang ganda ng chemistry nyo, nakaka-in love kayong dalawa. But I want to ask you guys, and I want it to come from you. Sa tingin niyo ba, kayong dalawa, bagay para sa isa't isa? Grabe naman yung tanong na yun, Maya Robby. Donnie, ikaw muna. Donnie, ikaw muna. Ikaw lalaki. Good afternoon, Emilia. Thank you for joining us today. Ano yung tanong ulit? Sorry, choppy.
Anong chubby? Narinig mo yan. Narinig ng lahat yan. Oo naman. Oh, belly naman. But sweet. A resounding yes. Wala nang explanation. Oo naman. Okay, okay. I will accept that one. Bell. Oo naman. Oo naman. Gaya-gaya lang eh. Oh. Eh baka kasi naman, yun naman ang nararamdaman. Di ba? Oh, mamaya na kayo mga kilig questions. James Miguel of Showbiz Ganap. Let's have you in our media launch. Hello po, sorry. Yung first question ko kay Donnie. Ano yung first impression mo with Belle? And yung na-discover mo during the last MCA? My first impression with Belle, siguro na shy siya. But she makes, siguro she needs some time to come out of her shell if she's gonna like open herself up to people. And I think I saw that more sa lock-in. Kasi sa una, syempre, hindi naman kami close bilang magkakatrabaho. Like, we didn't really have any work na major besides he's into her and like a small project before. But, you know, through time, I saw that very pala siya, energetic din. May ibang side to Belle na outgoing. And very easy to work with. Yeah, I would say. And for Belle naman, ganun din. Ano naman yung first impression mo with Donnie and ano yung na-discover mo during the locking date? Yes, kay Donnie naman. Nung una natatakot akong lumapit sa kanya kasi feeling ko baka hindi ko siya makausap, ganyan. Pero sobrang opposite, sobrang approachable niya and he's super nice. And ang nalaman ko naman sa kanya during shoot, like what he said to me, it takes time for him to open up then. Naging madali ba like working with each other? Siyempre parang first project niyo to together. Nung una, medyo may awkwardness, di ba, Donnie? Hindi pa tayo nag-usap masyado nun. But nung nagkaroon na kami ng lock-ins, tapos nung nag-third lock-in na kami, doon na talaga sobrang easy to work. Not just with him, but with the whole cast. Yeah, I agree. I'm sorry. No, sige, go. I feel like sa start, even for me, I'm naturally kasi an introvert. Well, I slowly went to the extrovert spectrum like these past years. But when I grew up, I was really an introvert. So I don't really, talk to people that much if I don't know them. And I feel like, ayun nga, may pagka-awkwardness sign sa start. Pero hindi masyado. It just took, a couple of shooting days for us to get used to working with each other, for the chemistry to get better. And I feel like mas naging effective yung lock-in kasi, I think mas nag-open up kami, mas naging close kami. And yeah, we just embraced our characters as well. We just really focused on playing or portraying our characters and just giving the viewers, our best. Ayun lang. Thank you so much, Donnie and Belle. Thank you, James Miguel. Kompletong-kompleto, ha? Showbiz ganap. Okay, before we go to Miss Kate Adhara of Random Republica, I miss you so much. Grabe, no? I have a question lang kay Miss Maxine Gigi. Okay. Kumusta ka na? Siyempre, Miss Max. Miss Max, when ABS-CBN approached you, na gusto namin makuha yung content na to, ano bang naramdaman mo? It's one of the best novels out there. Of course, sobrang saya ko agad. Kasi dream talaga ng kahit na sinong writer yun. Yung maipalabas yung story mo, ganyan. Although, naging kabado rin ako. Kasi, syempre, nandyan talaga yung naiba yung story. Iba kasi yung pakiramdam kapag nagsulat ka ng story na minahal mo talaga siya ng buo. Parang yung pinaka-least na papayagan mo mangyari is yung mabago yung story. So, katulad nung nasabi ko before, ang naging advantage ko lang nga is na paliwanagan ako before ko tanggapin yung kontrata, before ko isign, na paliwanagan ako ng Star Cinema. So,
ayun, kahit papaano, nabawasan yung kaba ko. Tapos sa nakita ko ngayon, sa trailer pa lang, sinong kakabahan, di ba? Sobrang happy ko talaga. With the music coming from BGYO pa. So, yes, like, of course, tindi. On that note, I want to ask Miss Van. Miss Van, kasi most of the people, sama na ako dun, have read the book. How faithful is the story in the book kumpara dun sa mapaparod natin sa I Want TFC tsaka sa mga different platforms ng ABS-CBN? As si Maxine explained kanina, there are some things that are in the book that we cannot really put on screen, no? Kasi ibang, ano yun eh, Robbie, ibang medium. Diba sa book kasi, ang pinapasok mo, yung mind ng character, diba? So, hindi ganun ka-visual minsan kapag feelings lang ang pinag-uusapan. Usually, yun naman na nangyari sa book, feelings ang narinig mo. So, sa film, sa TV, kailangan mo makita action. So, kailangan mo visuals. So, we picked parang certain parts of the story that would work with best visually. But then, another thing pa kasi sa film, yung characters kasi need, film and TV, no, the characters need to be very sympathetic, no, na para mahalin sila ng audience. Hindi lang dapat kasi yung characters ang nagmamahalan sa isa't isa. Kailangan mahal din sila ng audience. So there were some things that we needed to tweak to make the story more palatable for the audience, more understandable for the audience. And I am very, very thankful for the generosity that Maxine has extended us to us, no? Because not every author will be as gracious and as generous as she has been na papalitan yung trabaho mo. I mean, writer din ako. So, pag nakikita ko rin na yung trabaho ko napapalitan, di ba? Minsan may feeling ka rin na bakit pinalitan yun, no? But if you trust the people that you work with, if you trust your director, if you trust the creatives, no, that they will stay true to the essence of the story, no, may execute yon in a way that might even surprise them. I always say that the book is one experience of the story, the TV series will be another experience of the story. Yun Cheryl, if that answers your question. Parang ang tagal pa bago mag May 28, gusto ko na mapanood tuloy. Kami rin, na namin mapanood. Sabay-sabay tayo, no? Before we get to our next friend from the media, Direk Chad. Yes, Robbie. Direk Chad, kasi I have seen some snippets, the commercial kung saan pinapakita na a new generation of artists would rise, new love teams, papanood natin. Eh, syempre, kasama dun sa barko na yun, yung captain. Yung pressure ba, or gaano kalaki yung pressure ngayon na you would be like the next go-to director? Pero mang ganun? Oo, sobrang laki ng pressure eh. Kasi syempre, I'm very grateful for Star Cinema and for trusting me and giving me a chance for the adaptation of this well-known series. And yun nga, kasi yun, to help build this new generation of stars. So yeah, yung pressure talaga hindi siya mawawala eh. And like I always say, yun nga, yung kaba, yung pressure, yeah, even to them eh, in the set, I always say to them, okay lang yan, natural yan. Hindi mo, matakot kapag hindi ka kinakabahan pag walang pressure. Diba? Doon ka magsimula magtanong. So yun, kasi like, yun nga, I believe na if you're nervous or pressured, it only means that you have you're passionate sa ginagawa. So yun, parang hindi ko talaga maalis yung pressure. Pero syempre, we don't forget to always have fun with it. Parang to re-channel your pressure into something very creative. At yun nga yung nakita natin, yung produkto ng that he's into her, no? And now, I'm not sure kung mapipressure kayo sa susunod na mga tanong ni Kate Adhar. Kate? Hi, good afternoon. Hello. My first question is for Direk Chad. Ano yung mga nakita mong strengths ni na Belle and Don as actors? Siguro yung pinaka-strength nila for me is yung dedication nila and their interest, their passion towards, kasi they kumbaga they always ask me in depth of their characters, parang they read between the lines,
hindi siya yung bastang memorize ng script and ano. So parang yun nga, yung passion and dedication nila sa art nila. And thank you. And for Belle and Donnie, na-mention mo ka kasi kanina, Belle, na kung walang kilig, hindi ka kikiligin. So, sa inyong dalawa, ano yung kilig qualities ng isa't isa na naging effective in real life? Hi, Miss Kate. First of all, hello po. Kay Donnie, in real life, siguro yung may konento ko isang beses eh, na may scene na hindi siya kita sa camera. Pero nasa eksena siya. He was there behind the camera, naka-standin siya. So feeling ko dagdag factor rin yun sa kilig. Si Donnie. Hi Kate, long time ah. Sana okay ka dyan. For Belle, I think it's just the way we support each other, honestly. Mm-hmm. Kasi kung wala yun, ang hirap talaga mag-scene. It's very hard if you could tell your co-actors not in it. But I really felt that we were very much in the moment. For all our scenes, or for most sana. And we really gave it our all. Like Direct Chad said, hindi lang basta memorize okay na. I think we really took the time and made sure na we supported each other, na nandun kami para sa isa't isa. So that's the biggest thing talaga. Thank you. And thanks, Robbie. Thank you, Miss Kate. I just wanna follow up on that one. Si Belle kasi, aminin na natin, bata pa lang tayo, napapanood na natin siya. Kuya Robby! No, from going bulilit, and now, he had a parang series of roles sa iba't ibang mga programa. And now, this is, I think, your biggest break ever. No? How do you feel na ikaw ang lead actress, ang lead dito pa, para sa magandang franchise na ito? Actually, Kuya Robby, ngayon lang siya nagsisink in sa akin. Kanina nung pinapanood natin yung trailer na parang, wow, ito na yon. Nararamdaman ko na parating na yung his entry, parating na tayo. And sobrang natutuwa ako kasi sobrang yung lahat ng bumubuo ng his entry, sobrang amazing. The cast, our director, our writer, Ate Max, sobrang first lead ko and I'm surrounded with such amazing people. Mm. I want to ask these amazing people na kasama natin, syempre, to Melissa, to Sophie, to Lion Margello, and Dahlia and Ashley, ano yung pumasok sa isipan nyo nung sinabi sa inyo na, we're gonna get you for this project he's into her? Let's start with the girls first, si Melissa. I was definitely super grateful, especially it's such a known book. It was very pressuring, but at the same time, it's such an honor to be part of this whole thing because we've definitely developed a family and yeah. Mm-hmm. I'll have that one. See Sophie naman. Hi! So actually, nung nalaman ko, sobrang nagulat ako kasi na-release na sila dun sa parang first press con. And then, when they messaged me about it, na to audition for it and stuff like that, sobrang nagulat ako. Kasi when I was seeing their photos, I was like super happy. Kasi most of them are my batchmates. So sabi ko, oh my gosh, I get to work with them. And yun nga, tapos nalaman kong book pa siya. So sobrang, yung heart ko was super full. Paano yung gulat? Super full. To Ashley. Ako naman, when I found out kasali ako, actually I wasn't fully aware of the book. But after nalaman ko, I took the time to read it. Uh-huh. And sobrang nagustuhan ko. So Ate Maxine, props to you talaga. Ang ganda ng book and the story. And so honored and grateful to be part of it. Kita ko yung screen ni Maxine, gumagawa rin siya sa kilig eh. Si Dahlia. Ako po, I was honestly sobrang na-shock po talaga ako kasi it's my first project and yung fan base sobrang laki at supportive and it's the best book in the Philippines, you know what I mean? So I know what you mean. Mm-hmm. Yeah, I'm like, how? Ako, oh my gosh, I was so thankful talaga and I get to play Kim Gozon. Oh my gosh, like, mind blown. Even till now, I'm like, my first project is such a blessing. I'll never ever forget this moment. Ganda yung sinabi niya. Si Limer!
Ay po, nung nalaman ko, very emotional. Ah! Emotional. Kala ko mag-warning ka pa eh. Hindi kasi, nung time na yon, yung year before that, wala na talaga akong nagkaroon ng acting project. So parang, etong He's Into Her, it's such a big blessing for me na talagang sabi ni Lord, may chance pa para ituloy mo ang pangarap mo sa pagiging isang magaling at mahusay na artista. Yan, care of me. Yeah, just like one of the themes ng He's Into Her, be brave and pursue your path. Mm-hmm. Diba? True. Jello. Yes, Kerobi. Jello. Sorry, kinakabahan ako. Kinakabahan. Saan mo nabili yung, ano mo, yung gold mong necklace? Ah, ito. Ano lang to? Parang, ginawa ko sa kandado ng aparador na. Ah, ano ba? Ano ba? Naram ko lang. Hindi, pero syempre, dito sa proyekto ito, parang, ano eh, nawala mo yung, parang na-unlock mo yung isa sa mga pangarap mo and you're part of this great project. Anong pumasok sa isipan mo nung sinabi na, oh, Jello, parte ka ng He's Into Her? Sa totoo lang kay Robin, nung unang sinabi na parte ako, sabi ko, ano to, prank? Sabi ko, prank ba to? So, nagtataka talaga ako. Sabi ko, bakit ako? Anong ginawa ko? Sabi ko, so sabi ko, sige, tinawagan ko. Ano po, totoo po ba to? Sabi ko, totoo po ba to? Oo, ano po sa tingin mo? Eh, nagulat na lang ako, totoo nga. Sobrang ano, thankful na yun po, nagtiwala sila sa akin, nagtiwala sila sa ibigay yung role na ganito. And isa talaga to sa mga pangarap na, pangarap ko, pangarap namin ng lahat. So, kinikilabutan niya ako kanina kasi sabi ko, wala, totoo niyo pala itong mga ganito. So, nakakatawa. No? Again, isa lang ako sa milyong-milyong Pilipino na na-excite na para sa May 28. Okay, let's move on kay Von Delinario of News 5 and One News. Von? Hi everyone. Good afternoon. Yung first question ko ay para kay Donnie at saka kay Belle. Yan, Donnie and Belle, what excites and at the same time scares you the most dito sa new project ninyo and on in this new love team? Donnie, can you go first? For me, what excites me first of all is just the fact that it's been so long and we're finally all here. You know, this pandemic has made us realize a lot of things. And I think one of them was, for me personally, was that I really missed being on set. I really missed working. And I'm just so happy that this show that's been on the works for quite some time is finally airing. Of course, I think I could share the same sentiments as everyone here. We're all so excited to just let everyone see the material we've been working on. In terms of being scared, marami rin eh. Kasi hindi mo naman alam kung ano yung magiging reaction ng mga tao. There is also that pressure, I would say, to maybe reach that expectation of a lot of people for the book. Especially that there are some scenes na wala sa book, alam mo yun, like there are some changes. But overall, it's more of good pressure. Kasi alam ko na pinagharapan namin to, and we gave our best. And at the end of the day, we all just wanted to give something that could really inspire people and make them go through a roller coaster of emotions. And I believe we did that. So, ayun po. Yeah. How about you, Belle? Of course, what really excites me is yun nga, ang tagal na namin ginagawa to. 2 years na actually since 2019 cozy kami. Tapos now finally ramdam ko na ito na yon, promo na natin. But one thing that scares me is yun nga, nung una kinakabahan ako na what if hindi ko ma-meet yung expectations ng mga tao. But more of that, mas na-excite ako kasi during our lock-in shoot, parang natutunan kong pagkatiwalaan yung sarili ko na kaya ko to ng buong cast, kaya to ng buong team, na we'll pull this off, magagawa namin ng maayos ang isip. Going back to Donnie, no? Donnie, parang you're wearing so many hats, parang you're an actor, you're a host, you're a recording artist. How do you balance everything? Paano ba? It's not easy. I just wanted to try a lot of things, especially during this pandemic. Well, ang dami nating oras to reflect, you know,
on what we want to do on the future. I started a lot of things as well na hindi ko pa na-try dati, mga hobbies. Maybe it's also the help of, you know, those around me, like my parents, my family, to keep pushing me, you know, to keep trying, keep doing better. But don't get me wrong, ang dami ding times na sobrang tamad ako. Ayoko magtrabaho, gusto ko lang mag-ML. Pero, alam mo yun, I'm not 100% of the time on the go. Maybe that's what people think, but there are also times that I need to relax and cool off, you know, and take some space. Thank you so much, guys. Thank you, Robbie. Thank you. Thank you, everyone. Keep safe. Thank you. Thank you. Donnie, ah. Parang kap mamaya, ah. Okay. I have a question lang sa, syempre, to, this applies to everyone, but I would love to direct this question to Joao, to Krizza, to Kaori, Riz, Jeremiah, Vivory, and of course, Don Bell. We have seen that teaser trailer din na, alam mo yung parang may mga pictures ni na Rico Yan, Claudine Barreto. I'm sure you have seen that one. Tapos sinabi doon, we bring you like the new gen rising stars, new gen love team. Yung sinasabi ko kanina kay Direk Chad eh. May ano ba? Ano bang naramdaman niyo na nakita niyo yun? Kinilabutan ba kayo? Na-pressure ba kayo? Natuwa ba kayo? Kinilig ba kayo? Let's go with Joao and Krizza first. Ako naman po, when I saw the teaser trailer for that, yung part na po yun, natuwa naman po ako talaga dahil, alam niyo po, pinakita lahat ng mga malakas na love teams dati. And then ngayon, sinabi daw po na the newest generation of love teams. So natuwa po at kinilig rin po ako dahil, you know, it's an honor to be part of a love team for this new series. And we just can't wait to show the fans and the viewers everything what we've been working on. Mm. Yes po. And at the same time, may pressure po kasi like, the fact na makontent ka or masali ka po dun, like, iniisip ng mga tao na new gen, ganyan, sobrang lakas po talaga ng pressure. And at the same time, sobrang nakakulit po kasi, syempre po, big stars, ganyan. And parang magkakaroon ka ng motivation na galingan palalo kasi like, iniisip nila na, oh, baka maging ganyan ka in the future, ganyan po. Yeah, there's that certain goal, no? I totally agree with you, Krizza. Si Kaori naman. Ayun, nung nakita ko yung mga biggest love teams nga nung dati, sobrang nakakakilig kasi parang, ayun nga, ngayon, sa new generation, parang kabilang ka na doon. So parang nakakakilig na sobrang nakakatuwa. Pero yun nga, may pressure nga kasi nakakatakot din minsan. Pero alam mo yun, motivation niya siya kasi parang mapapaisip ka na, ay, nagagalingan ko lalo para mapunta talaga ako dun sa matabi. Parang malaban na deserving talaga ako sa new generation. Huwag ka matatakot dahil nandyan si Riz. Nasasagot na. Mahal dyan, Kaori. Huwag kang maalala. Ako maalala. Sumagot ka pa. Okay, Riz. Mabuti naman, may internet ka na ngayon, Riz. Yes, buti na lang meron ngayon. Okay. Can you answer that question? Is there pressure? Or was there pressure? For me, sobrang madaming pressure talaga. Pero sobrang natuwa ko na parang being compared to yung mga big stars like that. Kasi syempre, isang dream ko na maging, ano, like, parang katulad nila na top love teams, ganun. Tapos for them to say na next generation kami, sobrang, ano, madaming pressure but at the same time sobrang grateful talaga. Eh, si ano naman si Jeremiah. At the truth be told, Maya, I talked to Sir Mico del Rosario when I saw the teaser. Sabi ko, ang angas nung dating nung Jeremiah, yung lakad niyang ganoon, eh. Nakagawa ako ng ganoon sa para sa Instagram ko, papagano din ako, lakad na ganoon. Okay. Madali lang yan, Kuya Robby. Turuan ka tama yung tutorial. How to be random. Wow! Gusto ko yan. Okay. Ayun, to answer the question, ang naramdaman ko, kilig at pressure. Pero mas matimbang sa akin yung kilig. Kasi fan lang ako dati. Napapanood ko yung mga love teams. At maging, yung pakiramdam na maging parte ka sa trabaho na yun, sobrang grateful. Sobrang saya.
And may kwento ako, kasi nung lock-in namin, naparoon namin itong trailer, teaser. And then, si Jello, ka-roommate ko. Tapos alam nyo ba, guys? Si Jello, paulit-ulit na pinapanood. Oh, wow, okay. Kala ko anong kwento yan. Pero, syempre, bago kami matulog, matutulog na ako. Tapos, paulit-ulit niya pinapanood. Sabi ko, Jello, tama na, Jello. Tama siya itsura niya, kilig na kilig siya, nakakatuwa. At least, di ba, 900,000 views came from Jello Marquez. Kaya ang bagto doon, pero... Oo, hindi, pero nagigets ko yung kilig na yun eh. Yung sarap ng pakiramdam na, uy, nandito na lalabas na. Paano kinikilig si Jello, ganun lang din, no? Kinikilig, mas patimbang talaga yung kilig kesa sa pressure. Oh, I like that one. Si Vivory. Ako naman po, Kuya Robby, mixed emotions talaga. I felt everything while watching the teaser, the trailer, kasi di hamak na talagang taga-nood lang naman ako sa mga previous na mga love teams before. And I'm an avid fan of mga teleserye ng ABS-CBN. So, the fact na may representation yung generation namin ngayon, and which is amazing to her, sobrang happy and excited ako for everyone. Oh! Gusto ko yung ginamit ng word, no? Parang there's a great representation. At yun nga, siguro few years down the road, sabihin namin, uy! Nung bata ko, idol na idol ko, sina Vivory, yan. That's the goal. That's the goal talaga. Okay, here is the answer naman ng Don Bell. Donnie and Bell? Nag-raise na hand. Kuya Robby, ako naman, syempre, sobrang natuwa ako. Pero hindi pa rin mawawala yung pressure. Being lined up with those big love teams. It's such an honor and kinikilig ako kasi sobrang big thing noon for me since ito nga yung first break. And ayun, I'm really excited for everyone to see lahat ng kilig, mga kilig scenes dito sa season 2. Kinikilig na si Donnie. Donnie, andun ka sa nasa leading man peg ka na di ba? Ay grabe. Hindi, actually, parang pumasok pa yun sa isipan mo? Parang napagdaanan mo na to eh. Kaya lang dati pa, mga 20 years ago. Pero you know what, Kiros? I think you know naman how grateful I am, you know? From the very beginning, I'm just so blessed to be able to showcase, you know, this show, and not just this show, but this entire cast, this entire crew. Sorry, naglag ba ako? Hello? No, you're here. I'm just naglag. Very grateful as well that this entire crew and this entire cast became family. Sobrang proud ako sa cast na to kasi we gave it our all. I really believe that. And kung ano yung expectation namin dun sa shooting, I think we gave it times 2, times 3, times 4, times 10. So, I really don't have any words. I'm just very, very blessed and grateful at the moment. Again, guys, you know what to do? May 28th, season to her. Abangan na po natin yan. Up next, na magtatanong sa atin, I'm just looking at the pool of friends from media. There's Alan Sancon. Kuya Alan from Stars Photo. Hello, happy Labor Day to all. Happy Labor Day kay Alan. Yes. Double pay tayo ngayon, na we're working. Oo nga pala, no? Yeah. So, yung tanong ko kay Hi Donnie, Hi Bell, yung first question is to both of you. Kasi natatandaan namin before pandemic comes, nilaunch kayo sa James and Pat and Dave, di ba? Sa love team. Tapos ang tagal-tagal bago nagkaroon kayo ng project, nainip ba kayo on your part and how you maintain yung inyong love team, yung camaraderie nyo, being yung chemistry nyo hindi pa rin nawala. And then, eto nga dumating na yung finally, yung first project. Hi, Kuya Alan. Hello po. Actually, nauna po yung listen to her. Yeah. I think we were already in the
towards the end of shooting for James and Pat and Dave, when we decided to add that end scene. So it was towards the end already. Hindi actually namin alam. So we were already shooting for his interior. And then, nadagdagan pa yun. So, I think na-maintain naman yung chemistry. Kasi doon start eh, sa mga first leg. Iba nga lang yung continuity na. Pero, I think we still, we didn't really have a problem on it in terms of nainip or something like that. I think that was fine also. Yes, and dagdag po doon, feeling ko pag minemaintain yung chemistry, we had team buildings po with Direk and Miss Van. Nagkaroon po kami ng workshops and one-on-one. So, hindi po talaga kami maiinip. Well, tanong ko lang kasi alam naman natin, ano, di ba? Alam nating na, kumbaga, parang si Donnie yung pinaka-first love team na inilaunch ka. Kasi, diba, dati, you're working alone, di ba? And then si Donnie dumaan na sa mga love teams before, di ba? Meron bang pressure on your part na, ito parang panibagong love team ako ni Donnie, parang ganun, paano ko gagawin to? Kinakabahan ka ba? Or parang may pressure ba on your part na maging successful yung love team? And ano yung na-discover mo kay Donnie? What's something special about him during your times na kayo yung love team? Actually, nagulat rin po ako kasi nung nag-go-si kami, I was paired up with different guys rin po, like Siris and si Maya. And nagulat rin po ako na I was being paired with Donnie. And natuwa po ako kasi I know how passionate Donnie is when it comes to his work. And mas nakita ko pa yun nung nag-shoot kami. Thank you. Congratulations. Thank you. Maraming salamat, Kuya Alan. I think the previous love team na minimension ni Kuya Alan ay yung Don B. Okay? Pero, Belle, huwag kang matatakot dun sa Don B. Okay, that's just us. Kami lang yun. Okay, the next person who would be asking a question is Miss Marielle Abanes from Metro That Style. Hi. Hi, good afternoon. Good afternoon. So, this question, my first question is for both Donnie and Belle. I would like to ask, what are your takeaways from the project in terms of love? For me, okay, I'll start. Right. Hello, Miss Marielle. I think the biggest one would be love can come unexpected. When you least expect it, from the person you least expect it from. I got a follow-up question. Hindi, wala na. Si Belle na po. Belle, your turn. Was Belle unexpected? Go ahead, Robbie. Go ahead, Belle. Please, thank you. Was Belle unexpected? Donnie. Kay Belle po yung tanong. Belle, was Donnie unexpected? Kay Donnie po yung tanong niyo. Binagdan. For the question of Miss Marielle po. Siguro ang natutunan ko when it comes to love is kailangan mo munang maging... ba't tumatawa ka, Kuya Robby? Kailangan mo munang maging honest sa sarili mo. And kailangan mo munang mahalin yung sarili mo bago ka maging capable magmahal ng ibang tao. Alright. Okay. So, for the next question naman, for both of you again, what are your most unforgettable or the most fun moments on set? Anyone lahat? Most one-hit moment. Ang dami kasi. Yes, lahat halos. Ang hirap magsalita kasi baka mas point natin yung ibang scenes. Yung pinakalaas na nakakatawa, Belle, yung ano, sit-outs. Yeah. Miss Van, pwede po bang sabihin yung inoan? Sila yung natatawa. Grabe po yung likod ko doon, guys. Yeah. Ibangan na lang nila yung setups na yan. Basta nag-struggle po ako dun sa scene na yun kasi ang daming beses namin kailangan i-repeat. But, you know, there are so many moments on the set that just, I think, overall, whenever you enter the set, it's just good vibes with everyone. Unless the scene's like really dramatic or needs that type of emotion. But for the most part, we're having fun. Obviously, we're still very focused. We're still very, determined with our characters, but just because it became a family na, naging ano lang siya eh. I mean, naging parang positive
environment, and we were all like working together. Yeah. All right. Okay. Thank you so much, guys. Thank you, Paul. Thank you so much. Okay, I just realized, no, kasi first book lang itong gagawin pa. Pero I got a question kay Miss Vanessa, kay Direk Chad, and Miss Max. Ano ba? Parang napag-usapan na rin ba in the future, no? Na magkakaroon after the 10 episodes. And the first episode will be aired on free TV on A to Z on May 30. Kailangan nyo abangan yung guys yan. May mga usapan na bang nagaganap? Hindi pa nga umiere, pag-usapan na natin. Yung book 2, book 3, and I know Miss Max, sinusulat yun na yung book 4. Yes. Sinusulat ko na yung book 4. Yes, napag-usapan niyo na ba kasama si Miss Van, Direct Chad, and Star Cinema, ABS-CBN Entertainment na okay, yung 2, 3, and kanila. Hindi ko alam kung pwede kong sabihin, pero yung last hosting noong 2019 nakausap ko. This is gonna be a treat for all the kapamilyas, no? Kasi syempre nakita natin yung snippet lang ng mga magaganda, but may chance pa. Ayun nga. Okay, oh sige. Kasi nasa stress si Chad at si Max. Ako na sagot. Okay. Ganito siya, Robby. I think kapag maganda yung reception dito sa first inaasum na it's the first season, no? Kung maganda yung reception, syempre dito so na to ng season 4. Of course, I think the possibility of having a second season, diba? It's quite like, diba? So, that's why we are encouraging everyone, lalo na yung fans ng mga batang to, yung fans ng libro, diba? Please watch the series. Do not pirate it. Please stream it legally. Kasi that would be it's a good gauge, diba? Of whether or not, diba? We can continue the series, no? So, hindi ko masasagot. Kung tatanungin mo ako, gusto ko ba? Siyempre, oo. Kung tatanungin mo yung mga artista namin, sasagot rin nila, syempre, oo. Ayan, oh, nagtataas na sila lahat ng kamay. So, yun, it's a hope, I think, Robby. More than yeah. I can give you a definite answer that it's a yes. It's really more a hope for all of us. It's something that we do, friend, that the fans can help us with. Dito sa comment section, nagwawala lang sila na sana daw may mga part 2, part 3, part 4. And I'm just one of the people looking forward to those. Kasi nga, ang ganda ng franchise. Okay, let's ask Jose Vitug naman from Star Magic. Thank you for that answer. Ako, kakapit din ako sa panghahawakan ko yan. Ha? JV. Hi, everyone. This is a question for Donnie and Del. You guys mentioned before na may pressure sa inyo kasi alam yung maraming fans yung book and you guys want to be able to portray the character sa kung paano ina-envision ng fans. After your whole shoot, would you be able to say na na-meet niya naman yung expectations ng fans or binigyan niya ba ito ng sarili yung twist na dapat nilang abangan? For me, I would say, of course, I believe we gave our best. I believe we gave more than what was required. Yeah. And yes, we have our own takes with our own version of our own character, which I think we'll also see. No. Malalaman ko lang naman po if na-meet namin yung expectations nila once na pinalabas na Miss and Fer. But I believe po na we gave, although all of us gave justice to our characters kasi we trust our director, Miss Van, and yung tiwala po nila sa amin, grabe po talaga, nakakadala. And doon nga po napatunayan na parang kaya namin bigyan ng justice to. Okay. And then I also have a question for Kauri and Reese. Hi guys. Nakasama na kayo before sa The Four Bad Boys and Me. But is your guys' first time na magsama sa gandong type of project na TV series and magkasama talaga kayo? Anong mga dapat abangan ng fans sa inyo? May kilig ba kaming dapat abangan? Personally, dapat abangan?
May nakita naman ng date, may naman nakita sa Tinder, so siguro dapat may abangan sa 24, sa 12 and 24. Yes, yan. Kasi ano, feeling ko din pwede sabihin yung mga ibang scene. So, abangin nyo na lang. Pero madaming kilig yan. So, abangin nyo na lang, guys. At hindi lang naman sa amin. Sa lahat. Yes, sa lahat. Okay, that's all for me. Thank you. Thank you, JV. Parang nag-usap sila na lang. Yes, sa lahat. Sa lahat talaga. Okay. Okay. Yung mga ganong nuances nakakatuwa eh. Si Luis Liza of Daily Tribune. Is up next. Hi, Luis. Hi. My question is for Donnie and Belle. Hi. So while working on the show, of course, while on set, do you have any similarities that you found between your character and yourself? Do you have any similarities with Max Payne, Belle, and with Dave, Donnie? Well, yes, ako po. Meron po akong nakita ng similarities. Ako po, ang similarity ko with Max is the both of us are family-oriented and pareho po kami honest sa sarili namin. Hindi kami takot na ipakita yung true colors namin sa tao. Ako naman po, similarity. Bully po ako. it's the fact that he also has other things that maybe people don't see in themselves. So, family, you know, that side. So, I'm not gonna spoil anything, but there's this other side to Dave that I think I could relate with. Yeah. Okay, my second question is for Derek and Maxine. So how did you guys work or communicate with each other since, you know, hindi naman lahat ng scenes ma-adapt or ma-recreate sa series? How did you two work and communicate with each other into executing the scenes that needed to be put sa series? Okay. So ako po muna yung sasagot. Sa akin po kasi, kinuwento na po ng buo ni Miss Van sa akin. So, nag-start kami nung 2019 po. Lahat ng magiging changes and bukod po doon, yung kasabay nun, yung explanation kung bakit kailangan baguhin, ganyan po. Bali si Miss Van po yung nagre-relay kay Direct Chad po ng mga ano. Tapos lahat ng nangyayari po sa set, sinasabi naman po sa akin lahat ni Miss Van. In-update po nila ko parate. Ganun po. Ayan po. Ako to answer your question. Ayan nga. Siyempre, as much as we want to retain the essence of the book and the essence of the characters. Like Miss Max and Miss Van said kanina, yun nga, may mga bagay sa libro na hindi namin kaya ipakita sa TV o sa pelikula. So yun, parang hindi siya direct adaptation nga. It is inspired by the novel and the characters. So yun, parang I think even if may mga nabago sa storya, you'll still fall in love with the characters kasi sila pa rin yun eh, yung essence ng character. So pati every time na meron kaming gustong baguhin or ano, syempre papaalam muna namin, we don't change anything without consent of Miss Max also. Ayan. Okay, that's all for me. Thank you po. Thank you, Luis. Thank you, Mr. Luis. Okay, before we move on, gusto ko lang tanungin yung mga Mean Girls natin. Kanina pa ako na-intriga kasi. And I know we'll be watching yung mga characters nila. Siyempre, yung buong project na to on May 28 sa IWANT-TFC in May 30 para sa ating A to Z channel, Free TV, and Kapamilya channel, and Kapamilya Online Live. Pero to the Mean Girls, I have this quick game lang. Just have to say, he's into her, pero yung pinakamataray ng pamaraan nyo. So to Ashley, Dahlia, Sophie, and Melissa, kailangan patunayan nyo sa amin na sobrang, uy, mean girls nga to ng ano, he's into her. Let's start with Melissa.
Okay. Oh, wait lang. Someone went in my room. Okay, sige. All right, sige. So, while waiting for Melissa, let me just tell to our kapamilyas na paparoon po ang He's Into Her sa Kapamilya Channel on Cable, Kapamilya Online Live on YouTube and Facebook, also available on TFC, but see it first sa ating I Want TFC, that's May 28. Okay. Melissa. Game. Into Her. He's Into Her. Apat na. Okay. Sophie. Okay. He sent to her. Ay, oo nga, no? Mm. Na-irk ako ng konti. Si Dahlia naman. Okay, okay. No pressure, ha? Tinitignan ka ni Direk Chad, ha? Kasi... He's into her. Oh, wow. Nakita niyo ba yung ano? Yung eyebrow? Pumunta sa anit eh. Ganun katindi yung ano niya. Kuya Robby! Eto. Ashley. Oh, wait, sasabihin he's into her po? If I'm not mistaken. Isasayaw mo ang he's into her. Isasayaw mo. Totoo ba? Totoo ba? Okay, sasabihin mo. Okay, wait. Okay. He's into her. Walang effort, no? Pero ganun nga talaga eh. Ang galing. Ito ako. Alam niyo ang gusto mo nabalita ko ni Chad? Si Limer. Sabi niya, kayang-kaya ko maging mean girl. Parang pati si Jello, Robby. Si Jello ko yun. Si Jello rin? Si Jello tsaka si Limer? Si Jello. Si Jello. Si Jello. Ay, really, mas. Okay, sige po. Mataray, mean girl. Mean girl. Okay. He's into her. Naming ka pa rin pa. Oo nga eh. Migs yun. Migs yun? Doon ka na pala sa Mean Girls, Migs. Oo, sa season 2. Oh, wow! So, again, better watch on May 30 para magkaroon tayo ng season 2. Ito na, ang hinihintay ng buong cast, Jello Marquez. Go Jello. Jello, mean girl. Ah, Jello, naka-mute ka. sorry guys. Jello, pwede mo gawin pero unmute. Okay, sige, okay na. Okay. Yes. Mean. Mean. Parang pa-meme na yung ginawa mo. Yan ang gagawing official meme of this whole media con. So guys, I just want to thank everyone, but we're not yet done. I want to greet one of the meanest girls in the world, si Bix Almasin, si Bix Buzz, na birthday ngayon. Bix, happy birthday! Okay, let's have Gabby and Christine of What's Up PH. Would be asking the questions. Gabby or Christine, may tanong ba kayo patungkol sa... Hello po. Into her? Good afternoon. Yes, meron po. Okay. Hi, you wanna try it out, Gabby? Or... Ako lang po muna. Yeah, you wanna try it out? Yung he's into her na medyo mataray? Hindi natin kaya yun. Hindi natin ka-level. Okay, sige. Gabby, go ahead. Sige, my questions are for Mr. Joao, Bell, and Ate Maxim. Una po muna ako kay Joao. Ano yung paghahandang ginawa mo sa buong series and sa pagganap bilang lead? Dahil isa si Lee sa pinakaminahal din ng mga leaders. So, ano yung paghahandang ginawa mo? Wow. Alright. That's a good question, Gabby. I guess, in preparation ko dito sa character ko na si Lee, we had obviously a gathering. Lahat kaming cast, you know. We got to talk about the story, and I got the chance also to talk to Miss Vanessa about my character, you know. Honestly, when I first got the role, I wasn't so sure of the story yet. I wasn't aware of it again. But then when I realized it was from He's Into Her, I've asked a couple of my friends who are
who are younger than me, who are a fan of the book, and especially my fans, my team Joao, I asked them like, oh, nabasa niyo na ba tong book na to? Like, yeah, we've read it again, and we're so happy for you. And I asked them, you know, because since they're true fans of the book, I want to know how did they imagine Lee, you know, as a reader. And I took that into consideration. Also, I asked questions a lot from Miss Vanessa. And I also kind of read some parts of the book where Lee was in it, so I could get an idea of who he is. At you know, I just gathered a lot of information and prepared it. Used those to my advantage. Thank you for that's nice. Thank you. Move na po kay Miss Belle Mariano. Hello po. Good afternoon. My question is medyo related sa last question kanina. Ano yung pinaka nagustuhan mong pagganap bilang si Max Payne? Kasi si Max Payne, nabasa ko naman yung story, kilala namin siya as hambog talaga, syempre matalino, palaban. And ano yung nagustuhan mo sa pagganap sa kanya? And next question is, ano yung gusto yung ginagawa ng cast during your free time? Okay po. Yun lang. Yes. Ang pinaka nagustuhan ko sa pagganap kay Max Payne. Kasi gusto ko yung challenge eh. Since Max nga po is so far from my personality. Si Max may angas, astig. Ako naman girly ako, kikay akong babae. And gusto kong lumalabas dun sa personality kong yun. Gusto ko yung challenge. And yung pinaka gusto ko naman na ginagawa namin ng cast, offset. Pag nag-workout kami, alam nyo ng lahat, automatic after shoot namin, nagyayayaan kami, wait, tara, workout. Yan po. So, nag-workout kayong dalawa? Kayong lahat? Nag-workout kayong lahat? Kaming lahat, kaya Robby. Alright. Just to be clear lang. Gabby? May last question po kay Ate Max. Hello, Ate Max. Hi, Gabby. I'm a fan. Hello. Gusto ko lang pong tanongin, siguro, given na naman yung answer sa question ko, pero gusto ko pa rin malaman na bukod sa pagiging masaya and grateful na ito na mapapanood na namin yung binabasa lang namin dati na sobrang addict kami sa Bataan and Laguna, you know what I mean? At saka, ano po yung nararamdaman nyo ngayon and ano yung pinaka-memorable experience na naranasan nyo while making this most awaited series? Yan lang po. Okay, so yung dun sa nararamdaman ko, sa ngayon, kabado rin ako kasi aside sa pagiging masaya, no, and grateful, kabado rin ako kasi hindi natin mapa-please lahat. Hindi lahat maiintindihan kung bakit kailangan may mabago, kung bakit kailangan may idagdag, ibawas, ganyan. Siguro dun ako kinakabahan kasi hindi naman para sa akin, para sa mga artista kasi binigay nila yung best nila and ang gusto lang naman namin ibigay din yung best namin sa inyo kung paano yung sa tingin namin pinakamagandang maipapalabas yung series. Kinakabahan ako for them kasi baka maka-affect sa emotions and sa mind nila kasi syempre pandemic ngayon, lahat tayo may pinagdadaanan pa. So, yung mga hurtful words, hindi siya makakatulong kahit na kanino. Yun yung feeling ko ha, na kinakabahan ako. Doon naman sa second question mo, ano nga ulit yun? Sorry. My second question po is, ano yung memorable experience niyo while making this most awaited series? Memorable, kasi 2019, nag-start kami nila Miss Van na mag-brainstorming, no? Ang tagal nung talagang nung naging preparation, yun yung pinaka-memorable kasi nandyan yung ready na kami talaga na mag-start sa mga promo, sa mga release, ganyan. Tapos na-stop na naman siya, tapos nandyan binabalitaan ako ni Miss Van na balik na ng shoot, tapos bigla na namang mas-stop, ganyan. Yan yung pinaka-memorable kasi feeling ko hindi pa siguro yun yung best time ng His Into Her para ma-release. Pero ito na yung pinaka-best na time talaga para i-release siya kasi ready na tayong lahat. Ayun.
Sana nasagot ko yung question mo. Ayun. Thank yes, you. Mo. Thank you, Ate Max. Congrats po sa lahat. Thank you, Gabby. Well, the time is now. And it also goes to show, let me just add on to that one, na whatever happens, in spite of and despite of the things happening, ABS-CBN will continue to create and produce beautiful content in the service of the Filipino worldwide. Yan, yan. Okay, maraming salamat, Gabby. To Christine Taldorov, what's up, PH? Is she here? Yes, what's up? What's up? What's up, Christine? What's up? Okay, yes. So, my question is for Donnie. Ayan. Kumusta ka na? Char. Ayun. Ay, yung role mo as Dave, parang, di ba, ano siya, from Wattpad, parang, andun ba yung pressure na yung ipiplay mo na role is from Wattpad since merong nabivisualize na nga din yung readers, yung mga audience na nag-aabang. Andun ba yung pressure and how did you handle? Tapos, how did you prepare for your role? What's up, Christine? Kamusta? In terms of pressure, yeah, like I said a while ago, of course, it's there naman. Hindi naman mawawala yun. And I agree with what Direct Chad says. It's pressure, but that also means na you really love your work, you know? If you're not pressured, then something's wrong, obviously. Kasi you really work hard for this. And if you don't feel the pressure, you know, it's not normal. So I think everyone here feels that pressure. But I'm happy that we were given a chance to, you know, really get into our characters, get to know about them. We had a group like get together before the entire show, and also I don't know if the cast would notice, but sometimes medyo nafi-feel ko talaga yung role ni Dave. Kunyari nasa makeup room kami, I really won't mind anyone, kasi makita nila na if I'm gonna do a scene before. Like maybe it's a Dave scene na parang bully talaga siya or parang alam mo yun, he's on his own zone. I really like go in that zone before the scene. So I didn't tell anyone, but that was like what I was doing the first couple of weeks. And then I obviously also read a lot of the book so that I could get a feel. And yeah, it was just again teamwork lang. I think Miss Van also helped a lot, you know, in telling me about Dave. What we want to see from Dave here, na hindi na sa book, you know, the differences, the similarities, and we all just helped each other. And also, I fed off from my co-actors as well. Ayan, and Dave Lore is here. So, my next question naman is, sa mga cast, meron na bang nakabasa sa inyo nung ano, Wattpad version ng He's Into Her? Or yung book, gano'n. Ako dati, pero sobrang tagal na nun. Puro mga 2016 or 2016 pa atas na ba? Mga lang na gano'n. Pero sobrang tagal na gano'n. Yung pan, ano, yung since nabasa mo siya, ano yung feeling na ano magiging isa ka sa cast ng He's Into Her? Grabe. Kasi dati, ni-imagine ko lang dati. Lahat naman yung mga nagbabasa ng book. Ni-imagine ko lang yung mga characters, kung paano sila lumalaw, ganyan. Pero ngayon, nung gagampanan ko si Missy ko, parang sobrang natuwa ako. Kasi, Ate Max, sobrang fan po ako ng studio. Ayan, nag-fangirl na ako dito. Pero, ayun nga, sobrang natuwa ako and sobrang nakikita ko talaga. Parang biglang nagkaroon ng buhay yung libro, ganun. Parang nagkaroon ng tao, sariling tao, ganyan. So sobrang, ayun, nakakatuwa na isa ako sa bumubuo ng history ngayon. Ay, thank you. Christine, can I add lang? Kasi nung 2017, I actually tweeted Ate Max eh. Ate Max, naalala mo yun? Ano tweet mo doon? Yes. Nag-tweet ako kay Ate Max noong 2017. I hope to work with you one day. Mm-hmm. So, I mean, I don't know if a lot of people know this, but there were some people kasi who were sending me messages na sana ikaw maging Dave. And at that time, I had no idea what they were talking about. And then, until one time, yun, may nagpakita sa akin na
ng book, and then they were telling me about Dave, and then nag-PC at the Max, at nag-reply ko, 2017, I had no idea that 4 years later, we'd be here already now, and I'd be portraying Dave. So, at the Max, I want to thank you for that opportunity and for all the support you've been giving our entire cast, this entire promo series, and I'm sure even after the promo, andun ka pa rin. So, thank you. So nice to hear that, you know, the cast members are GGs as well. Galing, no? Even our director, our head writer, Miss Van. Dami yung tutuwa sa creation mo. Miss Max, when you hear these words na, okay, fan ako ng mga characters mo, ng story mo. Before we get to that one, Miss Christine, maraming salamat. Miss Max, anong nararamdaman mo? Syempre, sobrang saya. Kasi alam mo yung feeling na iba yung dating eh kapag artista na talaga yung humahanga doon sa story mo. Andyan yung kilig, pero iba yung dating ngayon dahil sila na mismo yung cast. So, galing sa kanila, parang iba yung feeling na hindi lang nila ginawa yung project dahil project. Kumbaga, parang minahal nila kasi nabasa nila or merong nakaka-relate sila, ganyan. Kaya sobrang saya ko talaga. Well, sa lahat ng mga kabila natin, dami mga questions nagwawala ating comment section. May mga bagay akong gustong sabihin, but tulad nga ng sabi sa libro, no, if I tell you, I would have to kill you. So, sa linyang yon, mga nyo, baka lumabas yun sa ating series happening on May 28 on I Want TFC and on May 30 naman sa ating ABS-CBN platforms like A to Z on Free TV, sa Kapamilya Channel and Kapamilya Online Live. Tuwa lang ako dun sa sinabi ni Kaori kanina na 2017, nabasa niya yung libro niyo. And we would love to thank Pressure's pages for their rights dito sa magandang libro ito. Maraming sana po Pressure's pages. Pero, Kaori, tuwa lang ako sa sinabi mo na bata ka pa lang, lahat naman tayo, parang mali yung ano ko ha, yung segue ko ha. Pero before ever, Donio, before you would read the book and now, nabigyang buhay na siya, di ba? With your characters, with your roles. And I would love to ask you kung ano nga ba ang role mo sa series na ito. But instead of doing that one, gawin natin yung kanina. You just have to say the words, he's into her, base dun sa role mo doon sa series na yun. Diba? Para mabigyan lang kami ng snippet or ng patikim kung ano nga ba yung dapat namin i-expect. Let's go with... I will be asking Joao. Yes, Queen Robbie. Okay. So say he's into her in my character. Yes. Para malaman ng lahat ng mga kapamilya natin and friends from the media, pakasabi yung character name mo. Tapos, he's into her. Sige po, Queen Robbie. Alright, I'll be playing Leroy Gauzon. And here it is. He's into her. May ano ah? May dighay na konti ah. Okay. Minom ng soda siguro. Okay. Si Krizza. Sorry, manatawa ko sa pagkakasabi ni Joao. Ganyan po talaga yung character niya. Well, at least alam namin. Alam namin. Kuya Romy, I don't know how to say it! Nag-English! He's into her. Hindi mo talaga ako ganun. Okay. He's into her! Whoa! Ganun! Ganun! Yarn! What's the name of your character, Kriza? Sir Nai Marquesa po. Abangan niyo po. Okay. Abangan namin. He's into her! Okay. Si Kaori naman, ito. Japanese ko ba? Kasi Japanese ko eh. Sige nga, kaya mo yung Japanese. Sige nga. Okay, wait lang.
Ano nga? Wait lang. Okay, okay. Kaliwang hari. Kaliwang ano? Ano, sorry? Kariwa, karimi. Need into hair. Kariwa, kari... Karimi. Karimi. Kariwa, karimi. Oh. Ah, diba? How about... No, Michiko. Si Michiko. Thank you, Kari. Si... Eto. Reese. Bakit ka tumatawa sa akin, Kuya Robbie? Wala pang sinabi. Ay, ba, tinatawa na ba kita? Ikaw ba tinatawa na ko? Okay, Reese, your name sa He's Into Her? Ako si Tobiana sa He's Into Her. Yeah. He's Into Her. Mm-hmm. Isa pa nga para sa mga kapamilya natin. He's Into Her. Yeah. May konting He's Into Her. Suabe lang, suabe. I get that. Sige, abangan natin si Reese saka si Tobia. Okay. Si Jeremiah. Randall Chavez. He's Into Her. Oh, tapos na yun? Akala ko nag-lag lang ako. Ang bilis. Isa pa nga. Randall, ang bilis mong mawala. Randall. Akala ko nag-lag ako. Tapos na pala. Oo. Oh. Randall Chavez. He's Into Her. Galit. May away. Okay. Mm-hmm. Si Vibory. Si Vibory, alam nyo, mga kapamilya, ito ha. Habang kinakausap ko, habang kinakausap ko yung ibang mga kasama natin, nakaganon siya sa gilid. Nagpa-practice na. Ano to? Ano to? Your face sounds familiar? Na may points? Okay. Sige na, Vibory. Ah. On that note, napapalakpak pa si Maxine, ha? Galing. Okay. I get that. Ito na matindi. Don Bell. Tagsen. Taguro. Stewie. Bahala na kayo. ano muna? I think kay Donnie. Sige. Ilayo mo na konti. Baka tumama yung labi. Sorry. Yeah. Bell, sorry, ah, kinilig ako. Iba-epekto mo, Downey. Dave Lore in Rile. Si, okay, Dave, okay. Sorry, before we go to Bell, Vivory, your character's name? Isay. Isay, okay. Yes. Alright. Now, Bell. Vivory. Okay. Kasi, yes, Donnie, you're saying something? Oh. Gusto ko mag-sorry kasi... Nakita na nila yung trailer, nakita nila yung tulak ko. So, hindi ko okay. Na di ba? Ang sakit kaya noon! Ako! No. Alam mo, sobrang bakit meron suhod. Oy, hindi naman. Sorry na. Hindi naman si Donnie nananakit, si Dave yun. Hindi ako yun. Si Donnie, hindi nananakit, nagmamahal yan. Yun! Sorry siya. Okay. Max Payne. Okay. He's Into Her. Uy, wow. Yes, may paihip ng hair. Wow. Gumagawa ko nga yun pag Max Payne ako. Try mo, Kuya Robby. Nakatayo na eh. Kahit anong gawin ko, hindi to lulugay ng ganyan. Ah, but thank you. Okay, at least ngayon, meron na kaming idea. Siyempre, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakabasa ng libro, you got a certain idea kung ano nga ba yung mga personalities ng ating mga characters. Pero balik tayo sa ating mga tanungan. Yes, Donnie? Si Direct Chad daw gusto siya mag-direct. Oh, sige, eto. Direct Chad! Ano ba yung dapat naming ma-expect as fans
And you have to say the line, tease into her. Yun lang. Pero kailangan, sasagutin mo. Okay, saying those lines. Sorry, ano yung i-expect nila? Pero, ano yung dapat namin expect sa series na to? Pero ang sagot mo, he's into her lang. So, emotion yung mahanapin namin. Ano? Pang behind the cam ako, Robby eh. Kasi, ayun, Donnie. Donnie, parang last project na lang natin. Okay. All right. Direk Shad, in his most serious role to date. He's into her. Naiyak ako. Paglas eh. Galing, bravo. Pakaurian yun, Robby. Grabe. Yung grabe sa takot na yun. Salamat. Ito ang humamon. Si Miss Van. Go, Miss Van! Walang season 2. Walang season 2. Ay, naku. We're having lots of fun right here. Katuwa lang, Miss Van. Robby, evicted ka na sa class na to. Actually, may tanong ako para kay Miss Van later on. Pero to everyone right here, actually, thank you so much for being game. Ang saya-saya ng media conference natin ngayon. Okay, balik tayo sa ating tanungan. We got Albert Brian Abelido of Chicanes. Uy, Chicanes. Hey, mabuhay! Mabuhay! Congratulations, team! Congratulations sa He's Into Her. I'm so excited na rin mapanood. So yung first question ko is for Direk Chad. Direk Chad, kasi in this series, parang you're dealing with a lot of love themes, ganyan. How is it for you na, to direct series, different love themes na magkakaroon sila ng distinct personality and will not be parang heavily compared with the other pairs in the series? To be honest, sobrang challenge siya na ang daming cast sa set, lalo na pag full cast sila. Syempre, we want to give them their moments, each of the love teams their moments. And in some scenes, we gave it, parang na-justify naman siya. And sometimes, yeah, we have to let it go because of time concerns and everything. Pero yun nga, for being distinct to each sa each love team, I think nasa character na nila yun eh, na parang like that's what differentiates each of the love teams, na parang hindi ako natatakot na magkaparehas ang atake ng Don Bell, ng Cowries, kasi like yun nga, yung character naman nila iba, so natural siya lalabas na kahit sabihin mo bigyan ko sila ng eksena, parehas na dialogue, magkaiba character nila. So, kahit anong gawin nila, iba talaga lalabas. Ayan po. Okay, thank you, Direk. Thank you rin po. And yung next question ko naman is for Kauri and Reese. Kasi you've been together as a pair for somewhat like 2 years na din, ganyan. So, as a love team, feeling nyo, paano kayo nag-grow sa isa't isa? And feeling nyo ba nakatulong yung presence ng bawat isa para mag-grow kayo as a person, especially in showbiz? Sobrang, para sa akin, hindi lang sa showbiz din, feeling ko kahit kung talaga sa showbiz din. Sobrang natutuwan din sa showbiz din, yung trabaho, or kahit hindi naman sa trabaho. And pag may mga dapat pag-usapan naman, napag-uusapan naman, and open naman talaga kami sa lahat ng suggestion na naiisip namin. Open na, open communication. Yan, same sinabi ni Kauri. Tapos ano din, feeling ko na
we got to know each other and we became more open through this series, getting to know each other and working together through this series. Kasi parang lahat tayo sa series na to, parang family talaga. So we got closer through the series also and through time. And yan, sobrang open kami sa lahat. Whenever there's a problem, we always talk about it. We talk about ideas na anong gagawin natin as a love team and ganun. So yeah. Okay, thank you. And yung last question ko is for Don Bell. Hi Donnie, hi Bell. Congratulations. Ganes. Hi. Ayan. So yung question ko is, at this point ba masasabi niyo na are you into each other na? And what can you say is the outstanding quality of each other that was ano yun, na yun yung nag-drawn to you sa isa't isa? Grabe, pasabog yung tanong, ha? Ikaw yung pinakapasabog today, ha? Sasabihin ko sana, miss na kita, chickeness, pero parang hindi. Uy, grabe ka, Donnie! Kaya-kaya mo yan! Asa, parang pa-mean girl na kayo, ha? Chickeness. Well, I would say Ben and I get along a lot. Sana naman, di ba? Kasi I feel like it got to a point na naging natural na yung mga scenes namin towards the end. Kasi yung start medyo pilit pa eh. Not man pilit, pero medyo hindi pa kami sanay. We were having a hard time. Even Direk would agree. Finding that emotion na in love talaga. Na, okay, wow, ayun na yun. And I think that was achieved towards the end, more towards the end. So we did reach that point where our walls, you know, were broken down and we opened up more. And I think that's what I like most about her is that she's just very easy to work with, very supportive. And I even tell her all the time, ang galing niya talaga. Wala na akong masabi. And from the very beginning naman eh, I believed in her and I told even people who probably doubted her that siya ang kaya ni Ben. And I think makikita nila dito. Okay? Grabe naman. Happy, thank you, Donnie. Happy sagot. Yes! Donnie, happy ako. Si Bell po yung tinatanong. Ay, huh? Ano ba yan? Just kidding, Adam. yes, Belle, your yes. Answer. Compared naman to the first time talaga na nag-shoot kami for His and to Her, talagang I can say na mas nag-grow yung relationship namin ni Donnie. Kasi before, sobrang nahiya nga ako. May awkwardness pa, but now, talagang mas naging natural na. And isang nagustuhan kong quality kay Donnie is he's very supportive of bawat scene namin. And yun nga, ang pinaka nag-stand out is yung pagiging passionate niya sa ginagawa. Are you into Donnie na ba, Charlie? Teka lang. Nakakapigla yun. Well, no, malalaman natin. Panoorin natin ang His and Her. Okay, sige. Oy, congratulations sa inyo and I really look forward sa success ng series na to. Thank you, good luck. Thank you, Sir Albert. Mabuhay. Love you, Albert. Ikanes, miss you. Thank you for being here. Okay, up next, we got... Alam mo, Direk Chad, naramdaman ko yung ano, yung... He's into her. No, pagod sila ng ano. Alam mo. Naramdaman ko. Naramdaman ko yun. Mamaya, Direk. Naka-unmute mo kayo, Direk. Baka may masabi po kayo. Live na live po tayo sa Facebook at saka sa YouTube, Direk. The Manila Times, Sneaker Roque. Sneaker Roque? Hi po, good afternoon. For question po for Donnie and Belle. So yung theme ng series, it's all about parang, di ba, growing up and redemption. So this past year naman, how much have you grown? And nag-translate din ba yun into your characters?
Well, mga 5 inches ba? Ano? Grabe ka naman! Nang height? Grabe ka naman! Oy, wala akong sinabing height. O, pagmamahal, hindi ko pwede. Wow! Ano ba? Okay. In terms of growing, I think the pandemic, again, like I stressed this before, 1 year without leaving your home, it really forces you to try new things and to really think about life. And for me, is it like a personal question or is it more personal po? Mika? Maybe a personal question. Okay, so personal growth. I feel like I got closer to my family. We fought more. So we're all in the same house. I also tried like a lot of new things. I studied more. Ano pa ba? Worked out more. Sorry po sa lahat ng nakita ng continuity. Eh, wala akong magagawa eh. Ganun talaga buhay, guys. Miss Van, sorry na. alam niyo naman, guys, may 9 months or 1 year tayo hindi nagtatrabaho. So, mangyayari talaga yun. Ano pa? Mas naging focus na ako. I think yun. Mas naging okay yung time management. Nika? And then si Belle po, same question. How much yung personal growth mo this past year? Same with Dolly, na yun nga, since we're all stuck in our homes, it really forces us to grow. And yun nga, since yung process, yung way ng pag-shoot is iba na, naka-lock-in na, feeling ko yung natuto akong maging independent. Since ako lang nga mag-isa sa shoot, kasama ko lang yung PA ko, napalayo ko sa family ko for a while. So natutunan ko yun, nag-grow rin ako in that way. And mas naging malalim yung pagkakaintindi ko sa pag-arte. Ano ba yan? Ano, Donnie? Kamusta, Philip? Ano, ayun nga. Mas naging deeper yung pagkakaintindi ko sa pag-arte. Mas marami pa akong natutunan. So, in those ways, mas nag-grow ako. Alright, thank you. Thank you, Nika. I love the hat, okay? Let me just ask the whole cast that question. Kasi napakaganda. What's your takeaway doing this series? Ano ba yung mga natutunan nyo? Kasi it talks about courage, bravery, independence, following your dreams. Kayo, I wanna ask the cast. Let's start with sina Ashley, Dahlia, Sophie, Melissa. I think Ashley can go first. The takeaway of story, Kuya Robbie. Like yung pinakamatinding lesson na nakuha mo from He's Into Her. Kasi po, He's Into Her is not just, it's not just a high school love story. You know, there's more to it. There's a lot of lessons you can learn. And there's a lot of things you can learn na sobrang nakaka-relate sa buhay. Like, yung pinagdadaanan mo with your family problems, how to resolve them, how to become closer with them, yung tungkol sa friendship, how to break yung barrier, how to break those barriers, yung problema. So there's a lot that I've learned from this, mm-hmm. And yeah, there's a lot talaga. But if there's one thing, maliban sa parang may something yata si Jello, Ashley, ano ba yung pinaka natutunan mo sa He's Into Her? Like, if there's one thing, like, respect, courage, bravery? Bravery. Na, you should stand up for what you think is right. Mm-hmm. You should stand up for yourself. So, bravery. Mm-hmm. Tama. Jello, makinig ka, ha? Bakit si Jello? Kasi may chat room dito, eh. Nakikita ko, eh. Ah! Oo. Oh. Hindi ko rin alam. Alright, si Jello, mamaya muna. Dahlia, one lesson. One lesson po, I would say, bravery po talaga. It really revolves around, it's like a growing up show po, Kuya Robbie.
touches on many different topics that are hindi cliche, and it takes a lot to be able to bring those topics and subjects up. So it's not really just for hindi lang puro kilig-kilig, you know what I mean? Daming nangyayari talaga sa show, and it's props talaga to the producers and the writers, kasi ang ganda talaga, it's for all ages. Ngayon, mapupulot kang aral. Let's ask si Sophie. For me naman, yung natutunan ko dito sa show was to accept change, kasi it's a show about growing up nga. Tapos maraming iba-ibang factors na nangyayari, especially in high school. Marami kang nadidiscover. Tapos yun, maraming changes. So I feel like it's important you embrace the change that happens, instead na lagi mo siyang nilalabanan. Alam mo, pwede ka sumali sa Miss Universe. Ganda na sagot mo, embrace the change. I like that one. And I, thank you. Okay, si thank ano naman? Thank you. Si Melissa. What I learned from my character is that in life, we'll have so many opportunities na may magbabago or something will go in your life na hindi mo expect. And it's always up to you as a person if you're gonna choose light or dark, if you're gonna be like the better person or the worse person. So always choose the light, and yeah. Always choose the light. Tatandaan natin yan. Tandaan mo yan, Jello. Okay? Jello Marquez, ikaw, anong takeaway mo dito? First of all, thank you for that wonderful question, Jero. And ang aking take naman ay... Take away. Ako kasi, Jero, matapang ako. Brave to me. Tapos, ano ba? Siguro yung friendship, tapos yung... Siyempre, kailangan maging ano ka sa nararamdaman. Teka, parang nagiging personal. Wait lang. Sorry. Wait lang po. Guys, nakabahan ako. So, siguro yung friendship and bravery and love. Thank you. I'm not so sure if I should ask away or maybe sa different press con. Tatanungin natin yung Jello. Pero alam ko nakakandado yung puso mo ngayon eh. Tulad ng... Okay? Si Timer naman, anong according to Jello, anong take mo dito? ang takeaway ko dito sa series na to, bukod sa on cam and off cam, na you have to understand people. Kasi lahat ng characters, lalo na kami, sobrang dami naming characters sa series na to. So you have to understand everybody para maintindihan mo kung bakit sila mean girl, kung bakit si babe ganon. So you have to understand para alam mo yun, magkaroon ng unique world peace. And I thank you. Ganda nun. Put yourself in other shoes para makinig na sila ng kagaling. Well, let's continue to ask ano rin sina Joao and Krisa. Just quickly, no, anong pinakamatinding natutunan nyo from He's Into Her? Sa akin po talaga, respect. Kasi He's Into Her, pinapakita niya rin po yung love. And sa love, hindi siya mabubuo ng walang respeto. And respect, make changes. And dito po talaga sa series, may kita niyo po yung growth and pagbabago. And you have to respect, yun nga, each other. Kasi once na nire-respect mo sila, dun mo makikita na yung situation, if like ikaw yung nandun sa positions nila. So like, feeling ko po yung pinaka number one talaga is respect. Wow! Gulat ako sa... So, Chris, may pinagdadaanan ka ba ngayon? Wala po. Wala? Okay. Nagulat talaga ako sa mga ganda. Ah, okay. Very passionate ka pagtungkol sa respeto at pag-ibig, ha? Oo. Joao! Yes. For me naman po, my takeaway dito sa series na to, what really struck me the most was to stand up to bullying. Because when I was younger, I was like a victim of bullying, and it does affect a person's life greatly. So if you have the power or the opportunity to stop bullying, stand for them, stand for yourself, and let's just help one another. Ayun.
I'm loving the answers dito sa ating katanungan na to. Si Kaori naman. Ako siguro, huwag mahuhusga agad. Ayun. So, di ba na yung don't schedule kung fight cover? Kasi di ba, parang, dito kasi sa libro, parang ang dami rin nangyayari na parang, ayun nga, sinasabi ni Limer Green na parang kailangan na bawang character kung bakit sila nangyayari ganyan. So, huwag mo nang huwagahan, huwag mo nang salita kami. So, yun na. Mm-hmm. Si Reese. For me, yung mga friendships and then also yung mga making the right decisions, like yung mga bullying and everything. Na growing as a person and maturing as a person and realizing na ano yung mali at ano yung tama. Mm-hmm. Ganda, no? Daming, andami ng mga lessons na naririnig ngayon, but we're not yet done, actually. Si Jeremiah. Jeremiah, anong tutunan mo? Sa akin po yung ano, yung pag-unawa sa mga character. Yun nga po yung sinabi ni Limer and ni Kaorina. Huwag tayong basta-basta humuhusga sa tao kasi may pinanggalingan siya kung bakit ganoon yung pagkatao niya, kung bakit ganoon yung pagkatao ng mga characters namin. Marami kayong mapupulot na aral sa mga characters namin. Oh. SIOV. Sige. Uy! Wait lang, sorry! Lisa, ready! Kasi, pero, pinapatawa mo ako. Anyways, so, ayun nga. Ayun nga. I think yung sasabihin ko, it just doesn't apply to the series. I think ma-apply natin to sa lahat, sa life, even off-cam na being different from one another isn't always a bad thing. Depende na sa'yo on how you take it. Like, there's always the positive side, the negative side. And I feel like kailangan lang talaga natin mag-meet halfway. Like, feeling ko, yung differences natin sa isa't isa, parang jigsaw puzzle lang yan. Like, depende sa'yo kung paano, kung gusto mo mag-adjust sa mga differences ninyo para to complete the puzzle. The parang perfect yung samahan ninyo sa isa't isa. Parang gano'n. You know, when you guys talk, I'm looking at the heads of the family, no? I'm talking about si Direk Chad, si Miss Max, and Miss Van. Ano sila eh? Nag-a-agree sa mga sagot nyo. And I'm just so proud of these, I wanna say next gen, but you are the current, parang ano eh, the icons. And you will be the faces who would be inspiring more people. So happy na we have this project to inspire people and to teach them, you know, wonderful lessons in life as well. Okay, before we get to Don Bell, I think si Direk Chad would love to say something. Yeah, and I just wanted to add sa lahat na sinasabi kasi nila. Yun nga, that was our vision sa series na to. We wanted to spark a change or remind the youth, especially in this social media age and digital age, na we want to remind them of the values in life and love. Minsan kasi nakakalimutan na natin yun sa digital age eh. Kasi sometimes the danger of aspiring too much, status or materialistic things, ayun, we tend to make fake identities or alternate identities just to impress people around us or like to be accepted. So yan, gusto lang namin i-remind that we should love someone for who they really are despite their flaws and we should always be true to ourselves. Ganda nun. And speaking of social media as well, Direk, especially sa ating mga kabataang Pinoy, don't be that added noise. Be that significant voice. Yes. In our society. Okay, si Donnie and Bell. It's one takeaway. Maliban sa atapang atao. Grace na nga. Ako po yung Robbie, ang pinaka naging takeaway ko talaga dito is self-love and being honest sa sarili mo and accept yourself kahit gaano pa kapangit yung pinagdaanan mo, you're still worthy of love, not just from other people but from yourself. Mm-hmm. Galing. Consistency, Bell, dun sa self-love niya. And yeah, I really, really agree with that one. Si Donnie? It's a good combination of everyone's answers. I think everyone really had good answers. Maybe it's also the fact that you can learn from everyone.
every single person. There's always some values you could, even if overall, you know, it might not seem like it, but I feel like in every person, there's something to be learned. And I mean, coming from my character, don't be afraid to do things that wasn't normal to you before. Don't be afraid to change for the better. You know, if something is so normal to you and you're used to this way of living, of doing these things, be open to new ideas, you know, be open to new change, good change. I wanna say lots of things, but Donnie, itweet na lang natin mamaya, okay? Again, welcome to our grand media launch ng He's Into Her. And again, I would love to invite everyone to watch the series happening on May 28th sa ating I Want TFC. But you can watch it as well sa ating A to Z Channel 11, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live on May 30. Abang yan. Okay? Balik tayo sa ating media friends and let's ask Marco Polo Demo, Kwento ni Toto. Yan. Marco Polo, Marco! Hi, good afternoon, Robbie. Oy. Bro! Hi, good afternoon, everyone. Yan. Hi. Okay. So, medyo ano tayo ngayon? Magpapakilig muna tayo. For Donnie and Belle. Before that, Donnie, correct me if I'm wrong, ah. Si Belle, siya yung pinaka-cutest height na naging ka-lab team mo. Tama ba? Yeah, I mean, I guess. Good question, ah. Cutest height. Cute naman height mo, di ba, Belle? Dapat ikaw tanongin yan. Cute ba height ko? Cute naman height ni Belle. 4'2". Okay. 4'2". Grabe naman yung 4'2". 5'2 naman. Sorry. 4'2"? Hindi ako 4'2". So, ito. Ito yung tanong. So, gaano kahirap magpakilig when there's a height, cute height difference sa inyong dalawa? Donnie and Belle. Gaano kahirap? Meron bang disadvantage or advantage? Nakakatawa yung cute height difference. Apple box po. Yes, yun po. Apple box. And minsan po kasi, nakakangalay po sa leeg pag nakatingala ka lang kay Donnie ng ganun. So, yun yung pinaka-disadvantage. Pero madali lang naman magpakilig. Wow! Madali lang daw po. Donnie, sa'yo madali lang ba? Sabi ni Belle, madali lang po. Yeah, kay Belle madali. Okay, kay Donnie. Ako nga! Madali lang kasi parang mas nakakatawa nga eh. Na eh, si Max dito sobrang ano siya, diba? Ang lakas niya, parang mananapak siya ng tao. Eh, pero ako kasi ang tangkad ko. So, it's, I think it works even better with the kilig. Kasi, girl, na sinabi mo may cute na height, magsa-stand up ng ganun. Nakakakilig. Okay, aside dun sa height, paano yung ginagawa niyong, paano yung nagagawang pataasin yung kilig meter ng mga fans niyo? May kilig meter, ah, Donnie. But may meter. Kami yung tinatanong, eh, dapat yung mga nanonood. Yes, yeah, sila direct po yung mga for you, for the both of you, paano yung ano nyo? I think before the scene, we talked about all natural ba? All natural yung ano nyo. Oh, wow. Oh, okay. Oh, okay. It has to be natural po para ano, para maging effective and mag-reflect yung emotions namin sa viewers. Yeah, you have to really feel the scene. So, naturally ba, ideal girl ba si Belle? And for Belle, naturally, ideal guy ba si Don? May nag-screen ba ng questions dito? Parang masyado na atang ano to. May DM, may nag-DM. Natural pa, oy. Grabe naman yung mga tanong na yan. Mm. Ako muna ba? Donnie. Ideal girl si Belle.
Period. In terms of like everything, our shooting, the way we work, just everything needed, I feel like si Belle, si Max. So yes, ideal deal si. Okay. Mm-hmm. In character, definitely. Kasi yung pagiging ideal naman, subjective yan eh. Diba? Hmm. Diba? Belle, ikaw, ideal ba sa character mo? I think. Tulad ng sinabi ni Donnie. Yeah, tulad din ng sinabi ni Donnie. Ideal guy si Donnie. And si Dave. Kasi pag mas nakilala mo siya, you'll know na he's a gentleman, he's very caring and supportive of what you do. Ikaw, Marco Polo. Matanong. Kasi babalik ko yung kilignator. Yung ano mo, all natural kilignator mo. Pag nakita mo silang dalawa or nakita mo yung trailer kanina, yung teasers, gano yung kakilig yung naramdaman mo? Actually, ganun yung kilig, oh. Nawala yung kamay mo, bro. Wow. Lampas. Yan. Yeah. Ayos. Kasi cute tingnan yung gano'n, ano eh, yung concept na cute yung height ng girl tapos yung guy is taller dun sa girl. Tsaka may sikreto si Drek eh. Na... May sikreto? May mga sikreto siya bago mag-scene. Hindi niya sinasabi sa isang actor. Parang bubulong lang siya sa akin. Yes. Tapos may mangyayari na hindi namin inaasa. I think that's one of the moments na mataas din yung film. For everyone here. It happens for everyone. So, thanks, director. Okay. So, follow-up question ko na lang yung ano, kay Direk na lang. Regarding pa rin doon sa cute height. Direk Chad, gano'ng ka-challenging yung pag-shoot ng gano'n na, lano na pagka yung mga naka-zoom out siya? Well, actually, sa mga wide naman, yun yung challenge eh, the framing talaga. So wide, okay lang naman eh, cute talaga siya. Pero like, when we have to go for close-ups or tight view, wala eh, parang kailangan ng assistance with that Apple box para pumasok si Belle sa frame eh. Sorry, lumebel. Direk, ang sakit. Technical. Harsh truth. Pero like, it works talaga eh. Sobrang like, ako, I can testify talaga na kung paano sila, kahit with height difference, ang daming eksena na pag nagtitigan yung dalawa, tapos na usapan eh. Wala na. Madami dyan na like, meron isang eksena, one take lang. As in, hindi ko kinaya. Sabi ko, okay na yan. Maganda. Napagano ka ba, Direk? Oo, napagano. He's into her. Okay, thank you, Direk. Thank you. Abel, thank you cute po. Naman eh. Cute. Magandang cute. Oo, cute. Thank po. You po. Paul, I would love to remind you that big things come in small packages. Yes. Sabi nga, di ba, ano, small but terrible. Okay, we'll get that one. Maraming salamat. Okay, thank you, Robbie. Thank you. And congrats. But, thank you know, I would love to remind everyone, yung talent, tsaka yung character ng mga personalities natin dito, ng mga celebrities, yung maha-highlight talaga. So, if I were you, i-mark nyo na yung mga calendars nyo May 28 on I Want TFC and on May 30 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, and Free TV A to Z Channel 11. Okay? And before we go to our last friend from the media, I would love to ask Miss Vanessa. Miss Van, kasi every time pupunta po ako ng second floor doon sa Star Cinema, pag nitingnan ko yung... Huwag mo akong tanongin na pasabi yung he's into her. Pero no more, promise. Isa sa mga pillars doon, nakapangalan po sa inyo eh, Miss Van. Meron ba? Napansin yun eh. You're one of the well-respected creatives sa iba't ibang mga pelikula sa Star Cinema. Pero matanong ko lang po kayo, ano po ba yung may bagong elemento po ba? What's in He's Into Her na wala sa ibang mga proyektong nagawa? Tanong mo ah. Pero ganun? Siguro ako ang kakaiba. This is for me the first time I'm doing series talaga. I mean, I haven't done a series before. So this is the first time I'm doing a series. And
I'm so grateful that it's with young people. I said this the other day that I find it so odd and interesting that when I was in my 20s, I was writing adult dramas. I was writing heavy dramas. Diba? O sabi mo, meron akong haliki doon. Siguro napansin mo, di ba, yung filmography ko. Mga ganun siya. And it was when I, like, when I became older that suddenly I'm writing materials for young people. So Four Sisters Before the Wedding and now this. So I find it an interesting challenge. And nakakabata siya, ha? I mean, kasi nakikita ko sila. Kanina tinatanong tukol dun sa kilig ni Donnie at ni Belle. Totoo yun, pag nanunod ako, kinikilig ako sa kanila. Same thing dun sa iba nating pairings dito, si Kaori, si Reese, si Krisa, si Joao, even si Maya at saka si Belle. Meron din silang chemistry nakakaiba. So nakakabata. Nakakabata na nakikita sila na nagpapakilig, nakakakilig sila. Plus yung pinagdadaanan nila na you would think some journeys end at a certain age. But in truth, I think you're always constantly, I think all of us are always constantly trying to be authentically ourselves no matter our age. So the fact that I can relate to that part of the story na yun din yung ginagawa ng mga characters nila. No, so for me that's important and it's so meaningful, especially now at my age that I'm trying to do work that's meaningful for me. And this is work that's meaningful for me right now. I don't know if that answers your question, Rob. It does. I would go back to this interview and I would write those words, ilalagay ko dito sa likod. Sige, anong role ang gusto mo sa season 2? Yan! Meron, ibig sabihin, guys, ibig sabihin lang doon, merong season 2. We have to make it happen, Robbie. We have to make it happen. Paano po yun kung youth-oriented siya? Sinabi ko bang classmate niyo siya? Tatay ng headmaster po. Ako yung may-ari ng barb. The barb. Yun. Okay, Miss Max, before we proceed then, you have heard the takeaways kanina ng ating characters, ng ating mga... As the one who made this one before, when you were writing this one out of passion, hoping that you would inspire people, ngayon na, ito na, iba't iba yung mga nakuha nilang lessons, anong nararamdaman nyo? Ganun pa rin, masaya pa rin ako. Kasi hindi kasi... Actually, halo-halo talaga yung emotions. Yung nararamdaman ko ngayon, halo-halo. Kasi hindi ko in-expect na sila bilang artista, meron silang matututunan dun sa character na gagampanan nila. So, parang sa akin kasi, once mag-accept ka ng project, i-act mo lang. Ganun lang yung para sa akin, ganun lang yung pagkaintindi ko. Pero sa nangyari dito sa buong His Into Her Squad, talagang ang dami nilang natutunan and yung bond talaga na nabuo sa kanilang lahat. Doon kasi ako bumilib eh. Yung simula sa mga artista, sa director, kay Miss Van, ganyan. Nakikita ko talaga yung closeness. Kaya sobrang nakakadagdag dun sa saya na nararamdaman ko. It's a big family and I would love congratulations once again sa lahat na mubuo ng He's In. Okay? And now... panahon na para tanongin natin si Carl Cedric Basco of ABS-CBN News. Our last friend from the media for today. Hello, good afternoon po. Yeah, and I would be asking Vivory first, siguro. Okay, to Vivory, hello Vivory. Sobrang busy mo ngayong pandemic. Nagkaroon ka ng Hello Stranger, may door face ka, and daw, His Into Her. So would you say na master mo na ba yung new normal setup sa paggawa ng mga projects? Kasi sobrang parang one of the in-demand actresses ka ngayon na sobrang visible mo. Sobrang visible mo in this pandemic sa maraming shows natin sa ABS-CBN. Well, every time na lumalabas ako to work, I feel like I always have something to learn. So it's a blessing din for me na may work, of course. And I can't
And I'm so very excited and happy na I'm able to inspire people in the middle of the pandemic na may na-showcase ko yung kung anong meron ako sa kanila. And grabe naman yung demand. Hindi naman siguro ano lang sa ano naman, so your face sounds familiar, I think. Like yung management, I think parang siguro nakita nila na may parang may hunger ako to showcase naman yung hindi lang yung acting pero yung performance na kaya kong ibigay kahit pa paano, di ba? So wala, I just feel very grateful and blessed talaga to have these shows, to have these blessings, and yeah. Well, just to follow up on that, meron bang difference yung set of people na kasama mo to sa His Impaired doon sa mga nagawa mo ng show sa during the pandemic, like the Hello Stranger and Your Face? So how would you describe your relationship with the His Impaired cast? Yung sa His Impaired cast, kasi 2 years in the making yun eh. So yung bonding namin, yung friendship namin, talagang alam mo, mas lumalalim siya as habang tumatagal yung shooting days namin. So I can say na parang mas kilala namin yung isa't isa compared sa mga naka-work ko before na, I mean, you know, hindi naman din talaga sukatan yung haba ng oras na magkasama kayo para makilala mo yung mga nakatrabaho mo. Pero with His Into Her cast, kasi parang, yun nga, ilang beses na kami nagkasama for 2 years, so I can say na different din yung samahan namin together kasi yung bonding namin. Basta may mga behind the scenes moments talaga na hindi ko makakalimutan, and I'm very happy na nangyari yon kasi it's with them, diba? It's with His Into Her cast. Thank you, Vivery. My last thank question. You. Thank you. Choco ready don. My last question would be for Belle. Hi, Belle. Hi po. Hi, hello. Being in the industry at such a young age, diba, nag-start ka sa Going Believe It and all of that. How important for you is patience sa showbiz? Sobra. Sobrang importante niyan sa akin. Naalala ko kasi, feeling ko mas nag-register sa akin. Mas tumatak sa akin na importante talaga ang patience sa industry na to nung dumaan ako ng awkward stage. May dumating rin yung phase na parang I was, hindi na ako hopeful na anong nangyayari, ba't ganito. But then, feeling ko ang nag-push talaga sa akin is yung passion ko for what I do. So, importante talaga ang patience. And what advice would you be given to your fellow cast sa His Into Her na mga nagsisimula, I mean, technically sa grabe naman, ganun ba ako kagalan? Kasi siyempre medyo marami-rami ka naman naging experience comes to the show business. Good things take time. Yes, yun talaga. And naalala ko, sinabi ko rin to sa sarili ko na dadating rin yung time na maabot ko rin yung gusto ko. Thank you, Belle, and congratulations to everyone. Thank you po, Sir Carl. Thank you. Thank you so much, Carl. And this one goes to everyone, actually. Your time is now. Your time is now. Claim the moment kasi sa inyo yung panahon na to. Talking to everyone in this virtual room, maraming salamat to everyone na nakasama natin. Palakpakan nyo yung mga sarili. To, of course, to Jello, to Limer, to Ashley, Dahlia, Sophie, Melissa, Joao, to Krizza, Kaori, Reese, Jeremiah, Vivery, to Direk Chad, to Miss Van, to Miss Maxine. I think I mentioned everyone. Of course, to Donnie and Ben. Maraming salamat. And aganda ng question kanina ni Carl. And in relation to this one, we have been patiently waiting for this to happen, and it will happen this month. Before I invite our stars to tell us kung kailan ba magaganap yun, would love to say thank you as well kay Sir Jun Matias, head of Precious Pages LIB, who's watching us right now. Maraming salamat, Sir Jun, for bringing the HIH
novel to the attention of Star Cinema. The best po kayo. That, ang ano na, ang lapit-lapit na. I think I would love to hear from Belle, Donnie, and Direct Chad to invite everyone na manood ng He's Into Her. Direct Chad! And guys, malapit na. Malapit na, malapit na. May 28, I want TFC. And on May 30, Kapamilya channel and Kapamilya Online Live. Also, guys, before anything, I want to thank everyone. Thank our cast. Proud ako sa inyo lahat. I just want to say that. Sobrang lahat kayo magagaling, magbabait. And I appreciate all the hard work and dedication you gave to this project. Nakita ko kung paano kayo nag-grow and yung potential nyo. And excited pa ako makita yung future works nyo. And sana makatrabaho ko pa yun ulit. And I just want to say, always remember, never stop learning and always be humble. And yun, yeah, I want to thank also my Star Cinema family. Inang, sobrang thank you po for trusting me and giving me this chance. Direk Cathy, Direk May, thank you po for the support and the guidance you've been giving me. Mizelle, Atirai, Katsi, Miss Van, of course. And to my staff, my DOP, Ives, my PD, Cheska, my producers, Ava and Wesley, my ABs, Ate Jopay and Joy, and my editor, Narden, and my whole staff. Kasi I couldn't have done this without you guys. As in, like, this is a collaboration. Thank you very much, talaga. Really goes to show it takes a village to make... Yeah, a family. A family. A family. That's nice. Galing. Direct chat. Maraming salamat. Thank you. Maybe we can ask Miss Max and Miss Van to say a few words para sa ating mga kapamilya. Invite them to watch as well. Yes, Miss Van. Sobrang ako tumang-tawa. Nag-mic si Miss Max para magsabi na, yes, Miss Van. okay. Ako ba? Miss Max! Ayun. Sorry. It's all good. Okay. Thank you so much, everyone, for supporting His Into Her. Ang tagal nyong naghintay, so ito na siya. Mapapanood nyo na siya sa May 28 sa I1TFC and sa May 30 sa Kapamilya Channel and Kapamilya Online Live and sa TFC and A to Z Channel 11. Sana wag nyong i-pirate yung series, no? Panoorin natin siya ng legal. And sana rin mahalin nyo yung story kung paano namin sila minahal and kung paano ko siya minahal nung sinulat ko siya. Kasi iba-iba siya, iba-iba sila, no? So, sana mahalin natin siya kung paano natin siya nabasa. Ngayong mapapanood na natin siya, mas mahalin pa natin siya, okay? Para magkaroon tayo ng season 2. And also, salamat sa Precious Pages and kay Sir June Matias. Dahil kay Sir June, nagkaroon tayo ng way para makapunta tayo sa Star Cinema, sa ABS-CBN Entertainment at dito sa I1TFC. So, ayun, congratulations sa lahat ng cast and kay Miss Van and kay Direk Chad and sa lahat po ng bumubuo ng His Into Her series. Thank you very, very much po. Mm-hmm. Thank you, Miss Max, for the best-selling novel. Thank you po. Mm-hmm. It's a privilege. Thank you po. Hinding karangalan talaga, Miss Max. Maraming salamat. Ako bahala sa sisig ko. Miss Van! I love the confidence, Robby. Alright. Sige. First of all, I want to acknowledge first that I wasn't alone in writing. So I had a team of very young, very dedicated, very good writers. And I want to say hi to them and thank them. Sharing Bayona, Kit Mariposke, and Siret. Yes. So if not for them, wala yung script. No? Wala. Yes, thank you guys. Thank you sa inyo. And then thank you to everyone who came today sa press ko, sa ating mga vloggers dito. Nagpapasalamat po ako sa inyo kasi alam ko po malaking tulong po kayo para maipaalam dun po sa mga audience ng ABS-CBN, dun po sa mga hindi nakabasa ng libro, na meron pong bagong kwento na pwede silang abangan at enjoy starting May 30 po. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa mga nanonood today, na nag-tune in at nagpapatrend sa atin. Lagi po nyo kaming pinapatrend. Lagi po kami susuportahan. Maraming salamat po. And thank you, Robby,
for doing a very good job for keeping this whole thing very entertaining. And sige, let's think of something for you for season 2, but let's make season 2 happen. By, di ba, tutulungan mo naman kami sa pag-promote ng season 1, di ba? Ng season na to. Oh, ayun, sige. Thank you so much, Robbie. And thank you, guys. Good job, boys and girls. Galing nyo. Congratulations. Thank you. And I have to say, Ms. Van, it is my privilege to get to talk to the newest icons, the significant and the bravest voices of the youth today. Kayo yan. Okay, Donnie and Belle. Ako, Robby, may sasabihin lang po kay Direk. Direk, magkaka-work pa tayo kung may season 2. Yan. So, guys, ayun, we're inviting sa bahala. Yes, kayo bahala dun, guys. Supportahan niyo po ang Miss Into Her. And thank you po sa palaging pagpapatrend sa amin. Sana po hanggang dulo ay kasama pa rin namin kayo. And yun nga po, abangan yung Miss Into Her. First siyang ipapalabas, I Want TFC, this May 28. And May 30 naman, sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, and A to Z Channel 11. And TFC. Thank you, Belle. Thank you. Donski. Ayun po. Wow, what can I say? This is it. Dati sinasabi lang namin, soon. 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 Pero ngayon may airing date na. This month, you know, mapapalabas ng center. I really don't have any words. I just want to tell everyone here, even the cast, it has been an honor portraying Dave alongside you guys. Thank you so much for being so supportive, so helpful. Star Cinema, Inang, thank you so much for the trust, for believing in everyone here. I know it hasn't been easy. I know we had to move taping, shooting so many times because of the protocols. Ang dami po nangyari. But you know, we all still pushed through in the end. We never gave up. And there were so many times where I could feel that everyone was, we could feel the tension already, the pressure. But we're still here and we're airing. And I'm just so grateful. I'm so blessed. Ms. Van, thank you so much. Ate Max, thank you. Direk, I love you. Alam mo yan. Maraming maraming salamat. I can't wait for you guys to see his intro. Thank you so much for the support and we love you. Thank you. And we love you guys. Maraming maraming salamat. Again, the question remains, baby babe, can your basher be your forever? Masasagot yan on May 28 sa I Want TFC at saka sa Kapamilya Channel, sa Kapamilya Online Live on YouTube and Facebook, also available on TFC on May 30 po. And A to Z Channel 11. Mga kapamilya, maraming maraming salamat po for watching. And I'm just so proud of you guys. Ako po si Robby Domingo. Class dismissed, and this has been the General Assembly of He's Into Her. Congratulations, everyone! Congrats, guys! She's something else, something magical, something about her will leave you mesmerized. Can't just ignore her, look into her eyes, hypnotized, she's a force you can't deny. Found her crazy dancing in a midst of a crazy world. I can't stop thinking, I go crazy. Run away, oh run away, I wanna get away. How crazy, crazy, crazy love can find its way. I think I'm into her. There will never ever be like this girl. Say he's into her. I don't know how long I had this love, girl. And when the stars align, something magic happens that's divine. They say it's into her.
trapped cat on a spotlight and drowning in misery. But she found me crazy dancing in